What is up, cyberspace? Welcome back to Dog Brock Radio, your favorite podcast in the Philippines. Hey. Pwede rin sa universe, sa cyberspace. This is Dog Brock Radio episode 26. What up? Airing in the last day of February. Approaching na tayo. I'm Sim. Sa pangatlong buwan ng taon 2021, first quarter, ang lalakas. Sunod-sunod. Anyways, kasama ko ngayong araw, isa to sa mga malapit sa akin. Magsi-six years na kami magkakilala. Simula nung unang tumungtong ako sa pag-i-events sa hip-hop, nakasama ko na siya. Ginawan ko sila ng concert dati. Marami kami pinagsamahan. Matagal kami hindi nagkita at hindi nag-usap. Pero ngayon, connected na kami ulit. Isa sa may pinakamalaking puso sa eksena. Isa sa pinakalirikal na kilala ko. Wala nang mahabang intro. Kasama ko ngayong araw si Illicit. Sim, magandang buhay sa inyo. Let's go. Illicit, tol. What up? Kamusta? Salamat kayo, dog. Kamustahin natin yung mga nasa live chat. Yo, so, guys. What up? Kamusta kayo, mga men? Nood lang kayo. Shoutout sa mga... Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga nasa live chat natin lagi. Baka isipin nila, matanda na ako. Bata ka pa, bata kuya pa mo nga ako eh. Oh, sobrang bata pa ako pumasok sa eksena. Pero matagal na kami magkakilala ni Kuya Dog. Yes, ay. Yun, going back. Shoutout sa mga nanonood every time na nagpe-premiere. Kasi talagang buhay na buhay yung group chat. Tapos talagang nakatutok sila sa learnings. Wisdom ng kausap ko. Tapos yung mga knowledge about the scene and about the do's and don'ts and you know, ins and outs of the game. Tama. So excited daw ako nitong katol. Tagal natin din nag-usap. Sobra. Sobra. Pero ano, sobrang totoo yun, Kuya Dog. I mean, sa akin kasi feel ko artist ka. Yeah. May philosophical view ka na nasi-share kahit pa paano eh. Oh, naman. Kasi hindi ka makagawa kung wala kang masasabi. So, may learnings kahit pa paano, negative or bad. May isip ka na, I mean, pag nakarinig kang kanta, ganun. May isip ka kahit na, kahit hindi mo gusto, okay. may alam mo yung opposite no na tama, alam mo, mali siya. Tama. So, aha, may isip mo yung tama. Walang mali. Oh, galing na. Gawa lang kayo ng gawa. Totoo. Ikaw tuloy-tuloy kang gumalaw, no? Kulit ngayon kasi nagka-studio ako. Talaga? Ngayong December. Binubuo ko na siya. I mean, wala pa akong plano. 2020? December 2020. Ibig sabihin pandemic project to. January, nagpa-record na ako. January, first week. Nandun na sila, Lex. Gumawa na kami. Ghetto, goodies. Yeah. So, December, imagine, wala pa akong idea na bubuo ang studio. Mm-hmm. Yung album ko, plano ko, i-record ko sa iba. Studio. Yeah. Tapos meron akong engineer na may mag-mix lang. So, send ko lang. Ganun yung plano ko. Parang... ako na lang kaya mag-mix. Mm-mm. So, parang, gawa lang rin ako ng gawa. Para pag may sarili ka, parang pagtayo mo. Mismo. Pagtayo mo, gusto mo mag-record, pagising mo, meron ang hagad. No? Investment yun. Kasi as an artist, parang yun yung, ano mo eh. I mean, ayun yung zone mo eh. Ayun, hindi ka yun yung laboratory mo. Mismo. Doon mangyayari yung mga art, I mean, creations mo na. Doon nga. Kasi, marami akong tropa na kaya nilang gumawa ng kanta sa iba. Pero pag uwi nila, hindi sila zone eh. I mean, hindi ako yung best version nun eh. Lalo yung mga artist na tropa sanay umon the spot. Uh-oh. So, para sa akin, sobrang kailangan yung, alam mo yun, ramdam na ramdam nila yung lugar. Kaya isa rin yung... Ganun yung ginawa mo sa bahay mo. Makulit yun. Meron doon malaking illicit na ano, graffiti na isang pader talaga. Okay. Sa harap lang. So, ewan ako. Ano pa? Kama sa harap. So, pagising ko, kita ko agad yung illicit. You need to... Tama rin ka pa rin. So, pero bakit... I know from the word itself. Mm. Pero bakit illicit yung napili mong artist name? From being Ralph. Di ba? Marami kasi akong ano... Marami akong naging pangalan. Tapos, okay. Syempre, bata, high school. Gusto mo lang maging dope eh. Gusto mo lang maangas eh. Oo din. Tapos, alam mo yung, ako, hindi naman, tulad nga kanina, di ba, wala namang mali tsaka tama kasi depende lang rin yun sa pag-intindi mo. Ganun. Yeah. Pero sa akin, ang lakas na lang dating ng illicit. Tsaka sakto, wala pang illicit dito. Oo. Siguro meron mga clothing nakita ako eh. Pero as artist. Wala. Tapos, Ill. I mean, tawag nila. Andali lang yan, Ill.
Yeah. Hindi ka na mag-iisip. Tawag ko sa'yo ever since, di ba? Il. So, ayun. Pero ano, may mas malalim pa ron na kung bakit illicit. Okay. Ganun. Pero, magulo kasi. I mean, pwede rin naman nilang alamin. Kasi, halimbawa, pag narinig naman nila yung kanta, doon nila marirealize eh. Yung iba kong mga kanta. Totoo. Na, kwento mo, ba't yun yung pangalan mo? I mean, hindi ko siya directly na kinuwento talaga, pero kung isuzone nila yung kanta, mararamdaman nila na, okay, illicit to. Okay, magigets so, nila na yun yung vibe. Karoon na ako, bad influence. Oh, naman. kailan ka nag-start mag-rap? Tagal. Tagal na. Yeah, I know. Tagal. Second year high school. Ano year to? 2009-25 pa lang ako eh. Hindi ko alam eh. So, mga ganun, 2010, 2011. Pero, namulat ako. Mga 10 years na rin, no? Technically. Mga ganun. Mulat ako sa scene kasi elementary ako. Natutuwa ako mag-gitara, 3 years old ako. Talaga? Oo. Tapos, yung malakas yung scene ng mga rock scene na dito eh. Nung bata ako eh. Tapos, yun sa Dadon, na gitarista nila, yung namatay. Okay. Sobrang galing niya. Sa bata lang siya namatay. Yun yung parang ina-idol-idol sa amin. So ako, nagigitara lang ako na... Yun yung pinag-aaralan ko. Lead guitarist ako nung elementary ako. Meron kami yung banda, Elements of Surprise. High school na to? Elementary yun. May banda ka na eh. Grade 4. Oh, mga bata kami. Tapos may manager Santo. Kami. Dito sa QC. What? So may, ano siya, Masambong. May studio dati yun sa tapat ng Seno Gear. Talaga? Pero, and then... May manager pa kayo? Manager paano to? Show band kayo ng mga bata? Mga bata. Yung mga may compose kami. May compose kaming dalawang kanta. Tapos meron kaming mga kinocover. Yung mga kinocover namin. Mga OPM. Ganun. Yeah. Lakas yeah. Na. Ganun. Tapos ano, grade 5 ako. Nag-skateboard ako. Okay. Doon talaga nagsisimula eh. Oh, nahiwalay ko yung, hindi ko na naisip yung guitar. Hindi ko na na-imagine maging rockstar. Nakita mo na yung streets. Ako. Ghetto. Daming nabalian ako, pangalan ako. Tapos grade 6 pa lang ako nun. Grade 6 pa lang ako. Wala ka pang high school, no? Ano ka na? First year high school ako, doon na nagpa-probinsya na kami. Kumaga, nilipat ako sa probinsya. Sobrang tigas na kasi nung hindi ganun eh. Parang family ano eh. Na dito, nag-migrate muna ko, ganun. Oo, doon, Ermat ko. So, okay. Tara, tapos. Family tara, move ako, siya. Parang okay. Tapos, doon, nasa Roas na ako. Mm-hmm. Ilonggo. Mahilig kasi sarap yung ate ko. I mean, yung mga gagong rapper, ganun. High school pa lang ako. I mean, yung pag-intindi ko sa music, ang dami kong pinapaparinggan kung ano-ano. Halo-halo. Tos, kung alam kong astig or good sa akin, ayun lang yung pinaparinggan ko. Mm-hmm. Hindi ako mahilig mag-switch sa ibang... Mm-hmm. Mag-explore tapos, dati. Ito na lang ako, ito na lang ako, ito na yung personality. Hindi ganun eh. Meron ako sarili kong personality. Tapos parang nag-explore lang ako sa iba. Paparinggan kita, pero hindi ako magiging ikaw. Okay. Parang ganun yung nangyari sa akin. So merong parang... Grabe yun ah. Brand na, I mean, merong parang, oh, so, nagsusulat na ako rin, gumagawa-gawa na mga kanta. Writer, I mean, yun, bago pa ako mag-rap, bago pa yung mga music na gano'n. May poetries ka na, may mga tula ka na. Oh, slogan, gano'n. Gusto ko yung pag slogan contest. Making contest, mga gano'n. Andali ko manalo sa mga gano'n. Tapos, ayun, high school ako, nasa probinsya na nga kami. Tapos, nakikinig pa rin ako ng music. Hindi sobrang wala akong trop. Ano? Sorry. From dito ka graduate na elementary. Oh. QC. Dito ako pinanganak sa bagong baryo. Yeah, yeah. QC boy ka talaga. Oh, and then, tapos, first year high school, probinsya. Pumunta ka Roca City. I mean, nag-first year pa ako rito eh. Nang first year high school, pero... Mga first grading lang, ganun. Second grading, ganun. Tapos, nag-transfer ka doon. Sorry, putulin ko lang. Ano yung adjustment from being Tagalog and English? Doon naman, Ilonggo and English lang. Ulit nga yun eh. Di ba nagbabasketball kami? May court kasi sa labas ng bahay namin. Nagbabasketball kami. Minumura na pala ako. Ang sweet pa din. Papasalamat ako. Puta ka. Salamat all. Next time ulit. Ganyan ako. So, ang hirap. Mahirap. Pero kasi pag taga Manila ka, parang foreigner doon eh. Medyo ano kayo, medyo nag-gravitate sila towards you eh. Tagalog ka eh. So, ano ka, foreign ka sa paningin nila, alien ka, na, ay, bagong salita, bagong attitude, ano yung mga uso sa inyo, di ba? So, sharean kami. Tapos naging, sa lahat kasi ng nakasama ko, parang, hindi ko alam ha, hindi ko siya sinasadya ha, pero may pagka-superiority ako na, ano eh, na, ako yung nagte-trendsetter. I mean, yung pinapakinggan ko, dapat yun yung sound trip pagtatambay. Ay, yung mga ganun. May leadership type beat ka so, na. May energy. May ganun. Simula elementary ako. Hindi ako nabully. I mean,
syempre goods rin naman yung nabubuli ka kasi nagpapastrong sa iyo na eh. Para sa akin mas pinili kong hindi. Tapos parang palaban na ako na, I mean, sa aming magkakapatid, makakulit rin yung mga kapatid ko. Bata kami, tropa na, mga basurer, mga kalakal, pero gets mo, ganun kami ka-ghetto. Kasi hindi naman ghetto, I mean, ganun kami ka-cowboy. Then. Lolo ko lagi yung sinasabi, cowboy ka, kailangan maging cowboy ka, ayun lang yung panlaban mo sa lahat. Yung flexible kaya, ka. Kaya cowboy ako, pagdating ko na sa Roja City, wala ko, mga tropa ko na sila. Except pati tricycle driver dun, kilala ako eh. Okay. And then hanggang kailan ka dun? Tagal ko rin, high school. Tapos parang naka-apat na school ako dun. Ng high school? Oo. Tangina, anong ginawa mo sa mga bata? Nag-collecta? Mapusok eh. Nang-collecta ng uniform? Mapusok eh. Oo. Tapos, ano? Una yung pinakamalapit. Hanggang sa palayo na napalayo yung school. Uy, meron akong school na puro madre, Kuya Dog. Talaga? Oo, tapos ano, inatakot ako ano dati. Exclusive school na boys school? Ganun? Parang ano siya, orphanage na ano. Tapos yung mga makukulit na bata talaga na hindi na kaya. Pero gustong mag-graduate pa rin. Doon tinatapon. Kasi talagang bantay sarado. Tapos puro madre. So ganun, dumating ako sa ganung point. Wow. Na ganun yung school ko. Tapos tinatakot ako ng airmat ko na may baril yung madre dyan. Yung ganun. Makulit. Tapos pag ikaw nahuli ka nag-yosi dyan, ikukulong kayo sa kwarto. Tapos mga rim-rim, papakubos sa inyo. Mga isang araw lang. Yung mga ganun. Siyempre, yung mga magulang jokes. Oo, makulit. Pero love naman tayo. Oo naman. Kaya ganun sila. Going back. And then, you were joining poems, slogan writing contests, and then, paano ka na napasok sa rap? Kasi may influence ka na from being a guitarist, being in a band, knowing what's, ano talaga yung music, diba? At a very young age, and then natuto ka mag-skate, tapos nagkaroon ng move sa Roja City. Tapos doon ka nakilala sa... Doon mo nakilala yung pag-rap. I mean, makulit nga yun kasi meron akong nirer... Mahilig... Ayun, nung nasa Roas na ako, syempre wala akong masyadong kilala. Tapos music lang kakampi mo. Mm-hmm. Tapos sumusulat naman ako. Plano ko dati magpa-publish ako ng parang book mala Babong or Marcelo. Marcelo Santos. Kasi sila yung uso nun eh, di ba? Type shit. Hindi naman porket sila yung uso. Pero gusto ko lang talaga magsulat. Gusto ko buhayin yung pagiging manunulat ng mga tao. Kasi meditation din yun eh. Nalabas mo ng mas maayos yung gusto mo sabihin. So, na-align yung utak mo. So, ginawa ko siyang hobby simula dati na ganun na yung thinking ko na puro poetic na. Poetic. So, gusto ko dating magsulat ng ganun. Mahilig rin ako sa rap. Totoo. Diba? Tapos parang kaya ko naman mag-rap. Yun din yung vibe ng sister mo? Oh, ganun din yung vibe nila. Tapos yung mga pinsan ko hindi naman nalayo. Mga gangster. Hip-hop din? Hip-hop din. Mahilig rin sa ganung music. Bata ako, airpot ko pinapatugtog Andrew E. Diba? Kumbaga, ano rin? I mean, Francis M. Mga ganun. Kumbaga, alam ko rin kung ano yung... Alam mo na yung tunog? Oo, alam ko na yung tunog. Alam ko na yung sumaba yung tempo. Hindi na ako nahirapan. Hindi ko na hinanap yung sarili ko. May bagsakan na sa utak mo. Dumi na lang. Ang kulit lang kasi, nung bata ako, hindi naman lahat ng artist talaga sobrang gagaling talaga nung umpisa eh, di ba? Totoo. Siyempre, practice. Bro, yung may mga sinasabi ako, akala ko dati yung pera nauubos yung mga ganun. Bata ako, akala ko dati nauubos yung pera. Yung mga ganun ako mga dati. Pero ano, confidence. I mean, syempre... Ignorant ka pa dati. Tapos, pero confident kang spit yun, no? Ang kulit nun. Pero ano? Pero syempre, batang-bata pa ako yun, yung mga ganun na... Iba pa yung... Kumbaga, iba pa yung values na laman mo dito. Eh. Hindi pa ganun kalawak yung pangunawa mo sa mundo. Ang kulit nga eh, kasi doon mo marirealize yung mga tama at mali na madataanan mo talaga. Totoo. So, okay, lahat pala siya. Lahat naman ng taong successful. Kung alam mo na lahat, ang boring nun. Hindi, di ba? Hindi pwede yun, ganun. Hindi pwede know it all, di ba? Ako... Sa tuwing nagkakamali ako, napapasalamatan ko yung universe. Tama. Kasi alam ko na meron pa akong pagbubuti na magagawa. Mm-mm. Which is, sabi ko, uy, may purpose pa ulit. Mm-mm. Ganun lang. Every time na nagkakamali ako, uy, may purpose pa ulit. Learnings yun sa akin. Learnings yun sa akin, di ba? Lahat ng side, eh. From financial, to loving someone, you know, appreciating a person, up to being a friend, hanggang saan ka magiging friend, lalagpas, di ba? Merong may hangganan yan or hanggang depende sa family, sa business, relationships, balance eh. At hindi mo mapaperfect yun lahat. Ako para sa akin sobrang laki ng tulong, I mean sobrang laki ng part, I mean
nakaka-motivate yung kapag tumutulong ka sa family mo, lalo kapag right age ka. Halimbawa, 18 ka na. Pero nagpa-provide ka na. Nagpa-provide ka na. Kasi ako, nade-depress ako kapag hindi, kahit pa paano. Halimbawa, nagbibigay ako mga pangkain, minsan add sa bills. Nakaka-depress. Pag hindi, feel ko, hindi. Palamunin ka? Oo, ang hirap ng ganun eh. So, iba pa rin yung responsibility ng family as motivation. Yun ito, yung talaga nagpapagana. Ito nga na naisip ko eh, kasi some people, don't get me wrong ha, some people or families, they want their children to be really sheltered. Pero nandun kasi ako sa concept na, oo, pwede mo pangalagaan yung anak mo eh. Pero hindi ka forever nandiyan dyan eh. Hindi mo siya forever magagabayan. Diba? Laging proven, laging magulang ang nauuna sa anak. Mismo. So kung hindi mo siya papatibayin, habang kaya mo pa siyang i-guide, paano siya titibay pag wala na siyang guidance? Ako, blessed ako sa parenting na ginawa ng magulang ko. Kasi broken family kami. Oo. Tapos, ermat ko, kakaiba yung mag-isip. Oo. Hindi yun naniniwala sa depression. Uh-oh. Nung high school ako, syempre, mapusok ka, di ba? Tapos, umaga, love, away, inom, bisyo. Yeah, yeah. Tapos, edi, dumating sa point na nakikick out na ako. Hindi ko na, ano ako eh, kumbaga, dreamer ako eh. Bata pa lang eh. Na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Mm-hmm. Ganitong age, meron akong ganito. Mm-hmm. Tapos, parang hindi umaayon. Okay. Sobrang nade-depressed ako. Tapos, alam mo yung dumating ako sa point na depression talaga eh. Na depressed talaga na wala ka na. Wala na. Wala kang motive. Hindi ka ngumingit eh. Biro mo, ito yung nakapagpagana sa akin, ermat ko. Sinabihan ko sa mom, sinabihan ko yung ermat ko na, nade-depress ako eh. Sabi sa akin, kailangan ko magpapakamatay. Kailangan ko magpapakamatay. Tapos? Ay, sinasabi niya sa akin, kailangan ko magpapakamatay. Tapos tumatawa lang, parang, grabe ka naman, ganun ako. Sabi niya, isipin mo yung mga napagdaaran ko. 16 years old, pumunta na siya Manila. Uh-oh. Siya lang mag-isa. Diba? Tapos, naipag, sapala rin siya rito. Babae pa yun. Oo. Trabaho siya kung sunsan. Tapos, yun. Siya talaga yung taga-Rojas. Oo. Taga-Rojas. Okay. Pero mo, mahirap yung buhay nila na tipong yung kapatid niya nagtatrabaho para makapag-aral siya. Oo. Ganun. Tapos, ayun. Sinugal niya. Oo. Oh, imagine mo yung napagdaanan niya. Wala, madedepress ka pa ba sa ganun? Oo din. So, kung baga, maisip mo bigla, blessed ka pa eh. Oo. Oo, sobra. Minsan kasi ano eh, minsan kasi, okay, I'm not discard, I mean, hindi ko naman hindi ina-acknowledge yung depressed and yung mga anxious, di ba? Lahat naman tayo may anxiety eh. Lahat tayo may anxiety. Tama. Mas nakokontrol lang ng iba yung iba. Mm-hmm. Pero pagka nag-take over yung emotion, minsan nagpa-panic attack, hindi ka makapagsalita, nag-chills ka and all that. Pero, going back to your story, no? Lahat tayo kaya yun eh. Oo naman. Kaya kapag nakakaramdam sila ng ganung pakiramdam. Maghanap ka lang ng kakausapin. Oo, kausap. Ayun na yung gano'n. Or tumingin ka sa paligid mo. Dream yung mama ko kapag kung hindi niya sinabi yun, kundi ako nag-open sa kanya. Wala eh, baka hanggang ngayon mararamdaman ko pa rin, ala, totoo yung depression, gano'n, nangyayari nga yun. Totoo siya, pero kailangan mo siyang tanggalin siya, eh. Pag nararamdaman ko siya, ayun na naisip ko na, sige, pag namatay ako, ano na? Diba? So, ang dami ko pang kayang gawin, ang dami ko pang gustong gawin, kaya lang naman ako malungkot kasi may bagay ako hindi nakuha eh. Uh-oh. Bigyan ko kaya siya ng time. Uh-oh. So, dun nagiging clear lahat eh. So, yung word nyo na, sa iba siguro tingin nila against na parang, di naniniwala yung mama mo sa depression, dami akong kilala na matay na. Ako, may pamilya nga ako nag-suicide na eh. Diba? So, hindi siya dapat ipagmalaki, pero alam ko yung sinasabi ko. Yeah. Alam ng mama ko yung sinasabi niya nung sinabi niya sa akin yun. Parang at yun yung psychology siya. Ayun yung lumigtas sa'yo. Hindi naman totally naligtas na ano. Pero nawala yung burden na yun sa utak mo. Hanggang ngayon, kapag naisip ko malungkot, may bagay lang ako hindi nakukuha eh. Hindi siya yung parang totoo. Hindi siya ganun eh. Hindi ganun. Malungkot ka lang dahil baka hindi mo alam yung rason. Hindi ganun. Meron yun. Hindi mo lang ino-acknowledge ko ano yung rason, no? Denial. Kailangan mo lang siyang, denial. Okay. You have to accept the fact. Tama. You have to accept your situation in order to tawag dito, para malagpasan mo. Tama. In order for you to surpass it, you have to accept. Halimbawa, nade-depress ka kasi wala kang pambayad ng bills. Kailangan mong tanggapin na broke ka. Tama. And you have to fucking work your ass off. Sir. 'Di ba? Para makapunta ka sa better situation. Kasi kung wag droga-droga ka, mag-ano-ano ka, tapos
para lang malagpasan mo yung problema. Mm-hmm. Tapos pagising mo kayo ng bukasan, mm-hmm, marirealize mo yung reality mo na naman is, mm-hmm, lugmo ka. Malulungkot ka na naman, paulit-ulit. Nagpapa-unleaping ka sa emosyon mo. Ako hindi ko gino-glorify yung mga nag-drugs and mm-hmm shit para maka-cope up sa depression. Pero para sa akin, ang pinaka-best way para gamitin yung drugs kapag masaya ka. Celebration. Oo, no? Ang celebration kasi, ano eh, papasayahin ka na kapag may problema ka pero babalik rin naman yun eh. Pag nag-celebrate ka ng ganun, I mean, hindi ka malungkot tapos siya kayo magkaganon. I mean, dun na-amplify yung feelings mo eh. Tapos tumatatak siya sa'yo na, okay, ganito yung kailangan mangyari sa akin lagi. So, hindi siya magiging abusive eh. We are not encouraging everyone to use drugs. No. Pero ang sinasabi ni Il is if you're gonna do it when you're sad. Do it parang reward system. Reward. That's what you're saying. Mismo. Yung may achievement ka. Parang halimbawa, cheat day. Mismo. 'Di ba nagda-diet ka? Tapos na-hit mo yung goal mo. Doon ka mag pig out, doon ka mag ramen, doon ka mag samgyupsal, doon ka mag 'di ba? Doon ka mag milk tea, doon ka mag ako, hindi naman, yun nga eh, huwag kayong gagamit ng drugs. Oh, then, hindi yung maganda. Huwag kayong gagamit na ng parang trip lang, gusto nyo mag-explore. Oh, hindi yung cool. Tangina, hindi yung cool. Ako nagsasabi, hindi yung cool. Hindi siya cool. Pero huwag nyo sasabihin ang addict yung mga nakikita nyo yung gumagawa nun. Kasi, tingin ko, yung mga may hinang tao, sila yung hindi nila nakokontrol yung ganun eh. Sinasakop sila ng drugs. Diba? Okay. Yung iba, alimbawa yung alcohol nga, sa ibang mata, drugs yung tingin nila eh. Pero may mga tao na umiinom, sobrang hawak pa rin nila yung sarili nila. Wala nangyayari. Celebration lang. Tapos nito, next week ulit. Or may mga tao rin naman na inalipin diba ng alak. Oh, may ganun, inalipin. So, para sa akin nga, hindi siya mali. Nasa tao yun. Kapag nagpalamon ka sa ganun. Lalo kung yung drugs dito lang illegal, sa iba hindi naman. Ganun, may isip mo rin yun eh. Ang galing nga eh, kasi sa ibang bansa, naaral nila ng masyado dito kapag may ganun ka, adik ka na eh. Hindi nila kino-consider dito yung mental health eh. Diba? Di ba? Ironic. Yung peaceful, yung gusto nila maging big deal yung depression, mga ganun. Pero I mean, yung pagdating sa drugs, inaano nila, pikit mata sila na parang wala lang. Kasi yun yung nakamulatan eh. Yun yung nakamulatan ng bansang to eh. Na I think na kinokontrol ng malalaking tao mismo kasi meron silang investment sa gamot. Na legal? Pwede. Na legal? Pwede. Kaya hinaharang nila at ginagawa nilang illegal yung gamot sa ibang lugar. Tsaka yung from the word drugs, di ba? Para sa akin, hindi talaga siya masama eh. I mean, may mga chemical talaga na ano, pero I mean, small dose nun. Feel ko may mga ma-activate. Pinag-aralan naman yan. Lahat naman ako yan. Ako kasi, pwedog, ano ako eh. Meticuloso studies din ako eh. Mm-hmm. Meticuloso ako eh. Lahat ng mga dumaan sa dila or sa sistema ko, alam ko lahat. Mm-hmm. Hindi siya yung syempre may mga bagay na alam mo yung Yossi Mayor stop. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pero yung mga ganun na usaping mga drugs na ganun sobrang hindi ko siya tinitingnan as ano as sobrang negative kasi sa ibang bansa may mga healing shit din na halimbawa psychedelic. We're just not aware. Yeah. Psychedelic. Yeah. Diba? Biro mo sa Silicon Valley. Mm. Halos lahat ng ano rin, nagma-microdose sila. Halos karamihan, hindi naman lahat. Pero may part doon na nagma-microdosing sila kasi parang, wala, ano yun eh. Kumbaga, andyan yun eh. Tapos, parang, halimbawa, merong ang ginagawa, nagmi-mix ka, merong shortcut na pwede mong gawin para mas paano yung HD. Yung ginagawa mo. Sobrang linaw ng lahat. Hindi mo gagawin, di ba? Tsaka hindi mo naman, I mean, basta, ang hirap niyang i-explain. Anyways, if you know, you know. Diba? Kayo. Ano bang tingin nyo? We're not promoting it. We're not glorifying it. We're just, illicit here is open. Just, yeah, open mind. Ha? Kaya kung nanonood ka nito, tapos sarado yung utak mo, patayin mo yung computer, i-turn off mo yung cellphone mo, hindi mo deserve yan. Hindi mo deserve to. Anyways, Il, ayun nga, babalik tayo. Okay. Kailan mo nasabing rapper ka na? Ang kulit kasi gumagawa akong kanta nung high school ako. May ginawa ako ng classmate ko na pinilit ko pa siya kumanta. Na, meron akong mic. Bata yung kanta sa bahay. Susulatan kita. You're talking in English? Hindi, Tagalog. Tapos Tagalog. Sila Ilonggo?
Oh, ina-adapt na lang nila. Hindi, ano rin eh, marunong sila mag-Tagalog. Oh, marunong naman. Sila, pero hindi yung talaga. Hindi fluent. Oh, yes, yes, yes. So, malambing sila mag-Tagalog. May ginawa akong kanta parang panaginip na in-upload ko sa wait lang, paano parang cellphone. Panaginip? Panaginip yung title niya. Okay, okay. Tapos, jack beats lang, jackbeat lang siya, tapos mm-hmm. in-upload sa cellphone. Mm-hmm. Tapos, ang daming nagkaroon ng kopya sa school namin. Okay. Ganun. Tapos, simula nun. Anong dala mong pangalan nun? JNRL. JNRL pa. Ano yun eh. Kabalik talaga ng pangalan ko. Yeah, yeah. JN Watchon. Tapos RL Ralph. JNRL. So, ayun. Tapos, kumalat sa mga tropa-tropa. Ganun. Tapos, yung kanta na yun, wala na akong kopya. Anong year to? First year? Second year? Second year high school. Ayun. Tapos, third year high school, gumagawa pa rin akong kanta. Meron akong isang tropa. Nag-uso dati yung mga video na mga prank. Ano man tawag yung mga viral shit? Vines. Mga vines, yun. Oh, yeah, yeah. Meron akong tropa na kasakasama ko dati sa Roas na nakilala siya sa vines. Okay. Tapos, ayun. Kumbaga, madami sumikat to, no? Oo nga. Yun yung TikTok dati. Nag-ano kami dati nung high school. Nag-video-video kami. Tapos parang magawa. Ah, nasa skit. Media side ganun. Ka na. May mga skits ka nang ginagawa. Ganun. Parang short films. Oo. Creative. Creative ka talaga eh. Yeah. Sulat. Ganun. Okay. So, second year ka unang nag-record. Ganun. First song mo, Panaginip. Totoo lang. Sumulat ako. Na-realize kung rapper na ako eh. Okay. Walang nagsabi or rapper ano. Basta alam mo. Oo. But sino bang wala naman ganoon eh. Lahat naman ng tao nangangapa eh. Oo. So ikaw claim mo na lang din kagad tapos pinanindigan mo na. Galing. Saka, galing. Mas okay ako mag-rap sa iba. Tingin ko ganoon na yung paningin ko eh. Bago pa ako gumawa. I mean, may mga rapper na mas okay ako. So sila nga tingin nila rapper sila. So oo. It's not hindi ako confused simula ng pinasok ko. Hindi ka confused. It's not putting down other people. No. It's just lifting yourself up nang wala kang tinatapakan. Hmm. Kumbaga conviction mo 'yan sa sarili. Yeah, I know. Marami pa tayong pag-uusapan after this break. Let's go. What's up cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko 'yung interviews na 'to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yun, nagsimula ka second year high school, tapos meron ka ng tuloy-tuloy na sulat mo. Oh, tuloy-tuloy na yung... Tapos yung kanta mo nagsisirculate na sa school and other schools. Hindi naman sa other school. Pero sa school sa amin lang. Tapos parang nakilala na ako, eh, nagra-rapero. Okay. Kasi rapper? Sa, ganoon na yung pangdali ko ng bebo. Imigo mo ba eh, rapper? Ganoon na yung pangdali ko ng bebo. Ay! Kaya shoutout kay Curse One. Oo. Sila kasi Alex yung tumutugtog na nun, no? Pucha, sisend mo lang yung kanta nila. Paring gamot ako. Nagra-rap din ako. ganun dating. Shout out sa mga Ilongga. Tapos, simula noon, dito pa lang ako, na pinapanood ko na si Bugoy, pinaka-idol ko talaga, Estranjero, Extra, si Sparrow. Oo. Sila, so freestyler, no? I mean, sila yung tao na, ano, parang, ako kasi, dito sa atin, maraming rapper. Okay. Meron ka bang rapper na gusto mo maging sila? Hindi, I mean, meron siguro, pero mahirap eh. Di ba? Hindi lahat eh. Uh-oh. Hindi lahat ng napapakinggan mo gusto mo maging sila. Uh-oh. Kasi alam mo, mas better ka eh. Uh-oh. So, para sa akin, pag may isang tao na gusto ko maging, hindi naman gusto ko maging totally sila, pero kung pwede. Uh-oh. Pwede ko so, bahiramin yung isang araw mo? Ibig sabihin nun, idol na idol ka sila. Okay. Ganun. Sila pero, yun. Oo. So, ayun. Si Estra to, tsaka Sparrow. Talagang simula pinurso ko yung rap music. Sila yung parang naging teacher ko, inaral ko. Hindi naman inaral ko kada linya. Naging basehan ko sila ng kung ano yung music. Yung bar mo? Music. Oh, okay. Ano yung solid na music. Now I understand bakit ganun yung mga kanta mo. Mismo. Tapos, nakalimut. I mean, ayun na biruin mo, high school pa lang ako, chinachat ko na si Sparrow. Chinachat ko na siya na pag uwi ko dyan sa Manila, record ako sa'yo. Galing. Nagkatotoo. Nakapag-record ka. Wow. Siya yung unang rapper na nakaharap ko. Talaga. From sa Rojas. May mga rapper doon na nakakaharap ko sila pero iba kasi yung pinapanood mo na eh. Iba yung rapper na galing Manila na sikat. Mm. Sikat sa underground. Mismo. Kasi sikat sa hip-hop.
hindi kong ngayon nga pag naisip ko, halimbawa yung Tondo, mukhang malayo. Yan daming rapper dati na pinakikinggan ko pero hindi ko sila nakikita sa mga kanto-kanto namin or pag umaalis ka. Mm-hmm. Pero sikat sila. Oo. Di ba? So, marami. Maraming ganun dati. Anong year ka umuwi ng Manila? 2013. First year college ako. 2013. Okay. Kaka-graduate ko lang nun. Ng college? Oo. Ako naman, ano, first year college. Ka. Okay. Doon ka na umuwi. Tapos na yung high school. Okay. After four schools... Mm. Oy, ano ba 'yan? Swerte yan pa 'yung pag-graduate ko. Chamba ba 'yon? May special project pa 'yon. Makulit 'yun eh. Na 'wag 'yung gagayahin to. Okay. Pero, learn from illicit, okay? Ano kasi, I mean, sa school namin may naka-discover sa akin 'tong prof na okay, Tagalog ka. Sasali ka namin sa mga contest, essay writing contest, mga kasi fluent ka nga eh. Oo. Pero yun mo sobrang gago ko sa school namin. Tipo, pag may away, watch on! Ako na yung hinahanap. Oo, kahit hindi ako, ikaw. Absent po! Oo, pag may away, ikaw na yung ako na. Mm-hmm. Tapos, may kita mo yung mga mukha ko. Pangalan ko, mga naka-poster mo. Lalaki, ilang beses ako nanalo. Okay. Mga broadcasting. Talagang inangat ko yung school namin. Oo. May ano ka rin, meron ka rin achiever ka rin sa school. Ako sa... sa local school. Newspaper. Yeah. Tapos, ang kulit lang... And kumbaga may teacher na naka-discover sa akin ng ganun. Tapos nung gagraduate na kami, mga 2 months na lang, nagpa-practice na kami ng March, ganun. Okay. Nag-smoke kami sa loob ng school. Nahuli ka ba? Tapos ako, syempre, tropa, oy, look out, ganun ah. Tropa ako, sa iba na nakatingin. Chill na siya, mamaya pag ganun ko yung guard. Ano to? Ganun. Ano to? Tapos uso pa yung shisha nun, di ba? Tapos pinaglalaban namin, shisha po yan, ganun. Pag-graduate ka na nun, ha? Tapos pinapunta yung magulang ko. Okay. Pagdating ng airpot ko, yun naman, mariwana yan, ma'am. Nanay mo pa nagsabi? Airpot ko. Mariwana yan. Kasi airpot ko pumunta rin din sa Rawas. Eh. Okay. Tapos sabi sa akin ng principal, sige, I mean, magsama natin. sa akin, ayaw rin namin ganun yung mangyari. Oo. Pero, na-enjoy mo yung high school life mo, no? Wasak, no? Makulit. Nung tipong, ano, handa na ako sa hirap ng college. Pero yung mga, hindi naman tayo bobo porket maliit yung grades natin. Oo naman. Pero yung mo, gumraduate ako yung average ko 75. Talaga? Oh, ng high school? 75. Pero 75. Panalo ka sa mga extracurricular. Oh, hindi ako pumapasok kasi. Okay. Sa test lang, pag-exam. Ganun sa amin kasi sa pag-high school. Asan ka, computer shop? Tambay. Marami akong... Tambay. Inuman. Pero pag may mga aral, inaaral ko yun. Ha? I mean, hindi ako yung sobrang nag-stress. Bulakbol. Mm. Yung bulakbol na hindi ka na uuwi. Nga walang natutunan. Minum kami sa bahay. Tapos, ang lapit lang ng school ko, nakamotor pa ako. Tapos, sumisemp lang kami sa tapat lang ng bahay namin. Yung mga ganun. Ganun kawasak. Ganun kagagay yung mga nangyayari. Wala. Ganun. Ang saya pala ng childhood sulit, mo. Sulit na sulit. Tipong nung nag-college ako, hindi ko yung pinakamahirap na course. Tapos, tapos na ako eh. Masaya na ako eh. Parang okay na ako mamatay. Focus naman na sana. Ngayon na yung parang mahirap na part. So, nagsanbeda ako. Tinanggap ako. Awa ng Diyos kahit 75 yung average ko. Okay. Tapos, yun, accountancy. Okay. Hirap din nun. I mean, naging mabuting sadyante ako, masasabi ko. Oo. Ano, binalansin mo rin? Balancing. Bata kang nagbulakbol nung college na, nung may tuition fee na ano, hindi mo rin sinayang. Hindi ko sinayang. I mean, may mga prof ako na proud sa akin hanggang ngayon. Yeah. Na may pinost akong picture, may prof ako sa beda na may magla-like. I mean, hindi ganun kadali yun. Oo. Kasi teacher mo, I mean prof mo, ilang taon mo nang, halos every sem, may estudyante yan eh. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So, feel ko lang, ano? Feel mo na tumatak. Ganun. Okay. After going here and then nag-aral ka, tuloy-tuloy ka sa rap. Anong mga dinaanan mo? Saan ka dumaan? Una, nag-rap na ako. Tapos, edi yun, nakilala ko na si Sparrow. Nag-upload ako sa SoundCloud. Okay. Ito sa 2013 mga, to? Oo, 2013. Sa mga aspiring rapper, kung gusto niyo talaga maging rapper, gusto nyo ipurso yun. Wala kayong ibang gagawin kundi lapit nyo yung sarili nyo sa mga kapwa rapper din, kapwa artist. Yes. Kasi ako, ganun ginawa ko eh. Nag-add lang ako na nag-add. Nag-comment. Kasi syempre, ma-accept din naman, pag nakita nila na friend ko na yung si ganito, ma-accept na nila yun eh. Oo, common friend dati to na yun. Dati ganun eh, di ba?
Kasi ngayon kapag ba, putok na yung pangalan mo, kung sino-sino na nag-add sa'yo, hindi ka na pwede mag-accept basta-basta eh. Pero dati, nung bago pa lang yung hip-hop, I mean, hindi ganito kalakas yung hip-hop scene sa atin, 2013. Yeah, yeah. May mag-add sa'yo na kapwa rapper din. Masaya ka eh, kasi, uy, gawa tayo. Unti lang eh. Unti lang yung market pa nun hindi eh. Hindi pa masasabi na rapper ako, rapper. Flip top pa lang yung ano nun eh. No? Oh, baduy pa sa paningin ng marami. JJ pa. Mm-hmm. So, ganun. Na inad ko lang sa nang inad tapos nag-upload ako sa SoundCloud, nagustuhan ng iba, mga kampo ng iba, tapos ano pala, kumaga kilala rin pala sila sa scene. Mm-hmm. Kilala ko si Blaze, si Jay Blaze ng chat lang din. Pinuntahan ko si Jay Blaze sa kanila sa Vito Cruz, first event ng 727 Click, first event ko. Wow. Ano yun? Hindi ko sila kilala, hindi ano ko kilala. Ano yun? 16? 14. 14. Hindi click na ba 15, 14, 14, 15. Hindi pa click. Click na. Kulang ko lang pa. Pero sila ano pa lang noon? Oo, kulang pa. Tsaka plano pa lang. Wala pa nga music video. Pero may kanta na, may trabaho lang. Kakagawa lang ng trabaho lang. Okay. That's why wala ka pa doon. Wala pa. Hindi pa nila ako kilala. Shout out to Sebastian, Jay Blaze. My brother from, what's his province? Dumaguete. Dumaguete. Yeah, magka-probinsya sila ni Aklas. Love ko yan. Sobrang mahal ko yan si Jay Blaze. Isa yan sa mga, di ba, mga Team Jesus type beat pa na panahon dati, no? Siya nag-akay sa akin talaga. Grabe yun. Grabe yung pinokpok nila sa Pampanga, nila yung Mysterio, di ba, nila. Inri. These guys. Oh my God. The golden moments of trap music in the Philippines. May album kami ni Blaze na puro Jack beat, tas binenta namin eh. Pero yung CD-CD hinasel nyo ba, no? 150. Parang meron ako nun. Long Days, Odd Nights. Alam ko meron ako nun. Tagal na nun. Pero hindi ko siya binili. Binigay siya sa akin sa Subic ata ni Blaze. Eh. Oh. Sabi niya, this is, basta ganun. Anyways, okay, inakakay ka. Dumaan ka. Kita kay Vito Cruz. Tough pa siya nun. Tough guy pa siya nun. Ano eh, dati pa lang may mga grupo na gustong kinukuha ako. Oo. Pero dahil napakinggan ka sa SoundCloud. Tingin ko. Tapos tingin nila. Pero yun mo si Sparrow nung nagre-record ako sa kanila. Ito, totoo lang ah. May mga sinasabi sa akin na, ano, check mo nga ito kung ayos ba yung sulit ko rito. Sparrow ko na eh. Yeah. Tapos ako feel ko, bago pa lang ako eh. So dun nag-boost yung confidence ko na, okay pala ako. Parang isang kuya. Parang tapos, isang kuya hingiin yung opinion ko. Tama. Okay. So, relevant pala ako. may silbi pala yung mga iniisip ko sa iba, yung dating sa iba. Okay. Tapos, ayun, kumbaga dun ko na-feel na, okay, kaya ko. Kaya ko kahit papano. Tapos yun, nakilala ko na yung iba. I mean, si Sparrow may grupo yan eh, dati eh. Mm-hmm. Sa dulo ng Dila ako, pero astig din. Stick din. Niisip ko nga eh. Oo. Tapos, ano, nag-click na ako. Okay. Una, ang style ko kasi kay Sparrow, magre-record ako tatlong kanta sa isang araw. I-mix para sulit. Imimix niya lahat yun. Isang araw lang, tatlong kanta yung keyboard. So, maghapon ka dun? Maghapon. Okay, and then? Tapos, ano, kumbaga, buntis pa lang yata yung asawa niya. Ngayon, ang laki na ng anak. Dati pa. First year college, naka-uniform pa ako, ganun. So, nakikita nga ito dati, naka-uniform ganun. Tumataas ako sa mga school para kumuta sa para inyan. Mag-rap po, tang ina, no? Mga radio station. Yes, mga radio testing na naka-uniform akong kulit, eh. Oh, anyways. Tapos yun, kumbaga, hindi ko kilala yung OFAC. Oo. Pagkalabas nila ng kanta, sabi sa akin ni Sparrow, kaya palang tagal mong hindi kumanta, bumuo ka ng grupo, ha? Ano yun? Hindi ko alam. Tapos yun pala, sinasabi niya, kaboses ko raw yung isa doon. Okay. Kaya Silex. Shout out sa brother natin dyan sa Lexus. Kapatid dyan. Shoutouts. Oo, mahal na mahal ka nun. Mahal na mahal ka ni Lex. Alam kong mahal na mahal ka ni Lex. Kayo ni Ian. Namin pinagdaanan nun. Totoo. Lahat naman. Lahat naman ng dinikita ng bangka mo na pantalon, may naiwan ka naman na ano. Kargamento, di ba? So akala ni Sparrow, ikaw si Lexus. Matagal. So, ang kwento is, nagre-record ka in one day, three songs, tapos matagal ka hindi bumalik. Mga tatlong buwan. Tapos mamutok OFAC, narinig OFAC. Akala niya ako yan. Kasi hindi pa naman music videos dati eh. That time, hindi pa music videos ang naglalabasan eh. Hindi. Kanta lang. Kanta lang. Tapos alam lang nila na galing sa'yo. Oo, yun na yun. Umiikot na yun. Binubluetooth na yung MP3. Oo. So, ayun. Hindi niya alam na hindi ako yan. Tapos, syempre, nung pagdating, kumbaga, ang kulit nga eh. Small world kasi yung flavor nila, ganoon na rin yung flavor ko dati nang hindi ko sila pinakita. That time, yeah. Pinagtagpo-tagpo na lang. Parehas kayo ng influence? Nino.
OFAC. I mean, hindi. Parehas kayo ng international siguro na pinapakinggan. Magkaiba. Hindi. Sobrang layo. Flatbush yung sa akin. Hindi ko nga, hindi ako nahiginig ng Flatbush. Yun yung influences nila. Okay. Tapos, ayun, kumbaga, ang kulit. Nag-align yun lang. Yun yung akala nila. Yun yung akala nila na, oh, baka kaya tagal mong hindi pumunta rito. Tapos, ayun, in-explain ko sa kanila. Tapos, hanggang sa nag-upload-upload lang ako, chinat ako ni Kuya RP. Okay. Shara sa RP Turla. May kumpare. Mismo mm-hmm. na, ayun, may grupo ka na, ganun. 727 click. Pucha, alam mo, naririnig ko na yung 727. Oo naman, siyempre, ando si OG malakas third. Malakas OFAC dati. Oh. Third floor. Hanggang ngayon floor. Naman, hanggang ngayon naman, malakas OFAC. Third floor is third floor. Pero iba yung prime, yung last nila dati. Yung 15-16, di ba? Yung pumupukpok sila ng 2016. Wala. Gino. Na boiler room nga sila eh. Boiler room. Proud ako sa mga kapatid. Yeah. Shout out to Lexus, Astro, and of course, Paul Casimir. Iba yung nilakaran nila. Iba yung nilakaran nila. So, dream team na yun. May mga gig sila na tayo on the, tayo nila Kuya Rike, di ba? Support lang tayo sa ano sa Gedley. Mm. Yeah, tropa namin yan! Malakas, malakas. Okay, and then? Tapos ayun, kumbaga... Sinabihan ka ni RP? Na may grupo ka na ba, ganun. Mm-hmm. Adjust niya ako sa 727 click. Okay. Doon kami nagkakilala. Okay. Click. Tapos, inampo nila ako. Biruin mo nung naging click ako. Maraming tropa na dapat kinuha ka. Ano, 727 kukunin ka namin dapat eh. 727 click that time was 80 oh, third flow 80 RP Turla Rike Alas ng Beats OFAC. Of course Jim Dakanay Alas ng Beats OFAC Paul Lexus and Astro. Nadagdag lang namin dalawa lang Eccentric Ian diba and then Illicit Tapos so yun kumbaga kinuha nila ako tapos ang kulit nun kasi, syempre, plano ko dati, usapan namin, lalabas ako buwan-buwan ka pa. Ganun. Eh, syempre, hindi mo naman mapap... I mean, focus kayo sa grupo eh, hindi yung individual eh. Pero dahil dun sa click, sobrang laki motivation sa akin yun para ganahan araw-araw. Mm-hmm. Pero yung click, siguro hindi alam ng iba. Pero, grabe dati yung click. I know. I mean, kung alam nyo lang talaga yung totoo nangyari. Nung panahon nila... Bubuhayin yung yung patay. Bubuhayin nun. Kaya kang buhayin ng click. Oo. Lahat. Kahit saan. Kahit saan. Diba? Tsaka ano yun? Yung kain ito ng nung panahon na yun na tumatawid, wala pang, hindi pa umaangat si Al James. Hindi pa umaangat yung Shanty Dope. Wala pa. Nothing wala, like that. Pantay-pantay. Pare 357 Pro 727 click. Barrio Verde kahit saan. Ito pa makulit. Considered sila as one artist lang. Oo. So ikaw, kung artist ka, tapos ganun yung value mo, ewan ko, hindi ka pa ganaan. Exactly. So, exactly. Tsaka yung family vibe, yung every time na nasa Tondo, every time na may lakad, every time na may meeting, gathering. Pero yung mga, sama ko si Kuya Jim, tinatawag niya, ay si Family Day, oh. Oo. Oo. Tsaka iba rin yung sinet niyo na standards that time. Mm. Iba rin. Iba rin yung, visuals and... yung ating panahon. Pen wasak game. Yun, man. Oh. Pen games nyo. Oh. Grabe. Sulat. Mm-hmm. Shout out sa mga kasamang creatives nun. Diba? Yes, sila Josh Harsh. Siyempre, Flight Films. JC Echanes. Tapos, ito. Pagaling na ng pagaling si RP sa creatives, sa visuals. Mm-hmm. Grabe, RP Turla, pare. Iba yung Alan Creatives. Sa baka niyan. Okay. And then, dumaan ka ng 727 click. Naglabas ka ng solos. Yes. Ay, hindi nga ako naglabas ng solo eh. After that? Na-represent ko lang sila. Okay, okay. Ang solos mo lumabas? Nag-SoundCloud lang ng SoundCloud. Okay, okay. Kasi... underground ka lang pumukpok. Hindi kasi alam ng marami to, pero ako lang talaga yung mag-isa. Mag-ilo sa akin, sa lahat ng ginagawa ko na illicit. Mm-hmm. Ako lang yun. I mean, even, wala ako even the Facebook group, di ba? Oo, oh, lahat. Page, lahat. Sa YouTube ko, SoundCloud. Spotify nga, parating na tayo doon. Pero, bro mo, hindi ko pa siya makilusan kasi nga, ang daming kupan dapat ayusin sa ibang part. Halimbawa, kailangan ko ng team. Oo, totoo. Pero, pumunta na tayo doon. At least may studio ka na. Oh, may maisip ka, may beat ka. Yes, sir. Kaya mo na mag-record. Yes, napakalaking ginhawa yun, bro mo. Pagising, may track ako nagagawa ng 2 hours lang. Yeah. Pag sobrang vibe ko, sinasend sa akin kagad. Nung mga tropa. Uh-huh. Meron akong group chat na puro producer sila eh. Puro gumagawa ng beat. Group chat mo na lahat ng producer? Lahat ng... Hindi isa, hindi iba-iba? Hindi. Nasa isang group chat tapos ikaw lang yung rapper doon? Alam nila yun, o. Hindi, inad ko naman si Lexus. Ang galing mo doon, ha? Si Lexus, inad ko si Lexus, tsaka si Kuya RP nandun. Okay. Pero ako gumawa. Pero lahat doon producer na?
Gumagawa ng beat lahat. So, lapag lang sa'yo ng lapag. Sino gusto magsulat? Video. Okay. So, may mga nagsisend sa akin ng beat na so, pag feel na feel ko. Pero yung mga pag naisip mo na agad na gusto mong gawin, record mo na agad. Oo, oh, kasi andyan na eh. Oh, sobrang... You got your own, you got your own studio. Hindi man standard, ano tawag dito? Hindi, ano rin, I mean, pinilit kong maging standard pa rin yung gamit. I mean, sa iba, oo, kahit hindi standard. Hindi siya parang, hindi siya parang... Home studio na quality na decent. Hindi siya industry standard na kailangan naka SH8. May acoustic treatment, foams, panels and boom traps and that shit. Monitor. Kailangan naka-boost yung recording. Yeah. Pero it works for you. It works. Yeah, it works para sa akin. 2 hours sa gagawa ka ng track? Mismo. Tsaka naging best friend kay Mike ka din. sobrang ingat ko. Sa kwarto mo lang. Yun, no? Tapos, bro mo, sila Lex din natutuwa doon mag-record kasi nga vibe. Mm-hmm. Meron as an artist kasi ang pinaka masarap gawin pag gagawa ka ng kanta tapos parang nandun ka sa pinaka sanctuary mo or nandun ka sa pinaka ano mo, pinaka zone mo na ito na yung pinaka gusto mong mapuntahan sa lahat. Mas masarap pa yung vibe kaysa sa bundok, kaysa sa dagat, kaysa sa gusto mo doon. Gusto mo doon lang na sakop mo lahat, balanse sa'yo lahat. So, yun yung ano mo, yun yung safe haven mo. I mean, yun yung ginagol ko sa studio ko. Kasi so, ina-upgrade mo pa rin siya? Alam ko yung trip ng iba eh. Alam ko yung trip nila eh. Kasi artist din ako, sabay-sabay tayo nagre-record sa ibang studio dati. Uh-oh. So, kung ano yung wala sa kanila na kaya kong dalhin sa akin, na hindi nila magawa kasi hindi naman yun sila. Nilalagay mo sa'yo. Gawin sa akin, kasi sa'yo yun. Ako. Ako, ikaw ako yun. To. Walang ano, walang bawal. Halimbawa, hindi ko naman siyempre... sinasabi na mag-yosi kayo. Oo, nag-yosi ka habang nagre-record, ganun. Kung trip mo yun, pwede natin mag-usapan yun. Ako mag-adjust sa'yo. Okay, diba? Ang galing. Ganun. Yun yung ano mo, yun yung okay. So, halimbawa... Kung lalabas yung artistry mo dyan, why not? Halimbawa, diba? Motivation mo, manood ka ng porn na naka-mute. Oo. Mag-play ka ng porn sa 32 inches na TV dun. Sa 32 inches habang na screen, wala akong pake. Habang nagsispit. Wala akong pake. Oh. So ganun yung ibig kong sabihin na gets lahat ng walang walang boundaries. Wala. Okay. I like that. Ganun mo siya plain in envision. Google kasi ganun eh. Walang boundaries. May mga slides sila sa loob ng office. Yeah. So para sa akin 'yun. Doon. Actually inspiration ng office ko, Google Office, yung grass. Oo. 'Di ba? Hindi ko lang kaya maglagay ng slide, hindi ko lang kaya maglagay ng yung mga upuan na para kang ano ng ibon. Yung parang yung bilog na pababagat. Pero alam mo 'yun, future. Yun kasi kailangan yung zone eh. Zone feel at home ka eh. At home ka. Sa spot. Yung nasasayang na oras ng mga artist sa paggawa ng hindi naman talaga sila zone or parang gagawin nila yung isang bagay na 'yun tapos kinabukasan magda-doubt sila. Mm-hmm. Parang pagkain 'yun eh. Nasasayang eh. Pero may nagluto. May inani yan. Ganito yung pinagdaanan ng pagkain. So, walang kumain. Tatapon mo lang. So, yun yung nasasayang kapag hindi ko... So, mas gusto mo na bawat galaw, dapat gusto talaga nila, no? Oo. Yun yung tip sa artist, no? Para tumagal siya, no? Mismo. Kasi mapapagod ka talaga kapag ang ginagawa mo, hindi... Pero hindi ka mapapagod kapag gusto mo talaga. Tama. Mapapagod ka physically, pero mentally, emotionally, no. Yung pagod lang siguro, doubt na... Tama pa ba yung iniisip ko? Or to perfect your craft. Pero may mga ways naman na para malaman yun. Kaya nga importante yung may ikipag-usap ka sa tao eh. Tsaka importante na mayroon kang circle na nag-check ng bawat ginagawa mo. Kumbaga sila yung quality check mo bago mo ilabas sa lahat. Diba? Vina-vibe mo muna. Ako, pag nagre-review ako ng kanta ng iba, sinasabi ko talaga pag ayoko eh. Pag pangat yung line, baduy, corny, kasi hindi naman tayo artist para magbolahan. Kung may masasabi kong pangit sa sinabi ko, i-explain ko sa'yo. Pero kung na-realize ko na, nga. Hindi, bukas ka kasi eh. Okay. Alisin natin. Bukas ka kasi eh. Pero may mga, kasi ano eh, yun nga, bukas ako eh. Pero may mga tao na hindi kasi ganun eh. So, pag may nasabi kang hindi maganda sa pandinig nila, masama ka na agad. Mali ka na agad. Kaya ayokong naikinig sa iba. Oo. Ng kanta tapos parang wala naman silang... Kasi alam mo yun, I mean, hindi nga lahat dapat pinapakinggan mo pero pag gusto nilang pakinggan ka sila, sana naman ihain nila yung goods na goods sa'yo. Parang ganun yung dating kasi sa akin eh. Masyadong malalim siya pero
Pero artist kay. Iba rin syempre yung kinukonsume ng consumer market, which is itong mga tao na nag-aantay lang na mag-entertain sa kanila, di ba? May ganun din naman. Pero ang galing, I respect lang na kapag may napansin, kasi syempre art form mo to eh. Nasa hip-hop ka eh. This is a way of living. Mismo. And kung para sa'yo, hindi hip-hop yun, hindi mo gine-gatekeep, pero sinasabi mo lang yung opinion mo. Pero hindi mo hini-hate yung tao. Dains. Yung line, yung bar, totoo lang. Kung ano lang. Oh, kasi I respect that. Wala kasi masyadong ganito sa atin. Alam mo naman, dito, mahirap dito sa atin na, eto artist ka, tapos meron kang tatlong kaibigan na aspiring artist din. Gawa kayo ng gawa araw-araw, niraratrat nyo yung mga content nyo. Ang nagla-likes lang nun, kayo-kayong apat na magtatropa. Tingin mo nakaka-motivate yun? Yeah. Hindi. Nakakainis nga yun eh. Parang, nun, kayo lang nag-like. I mean, hindi naman sa naiinis ako na wala na pumansin sa akin, pero feel ko dapat, baka siguro may mali. Kasi hindi at tayo pinapasin. Kasi yayakapin yung tao eh, kung maganda yun upgrade eh. Upgrade tayo. Oo nga. Diba? Kasi ako, biruin mo kuya Dog, maniwala ka sa hindi. Numbers wala akong tinag. Kahit isang labas ko. Kasi nga naniniwala ako na pag... It will speak for itself. O, yeah. Pero iba-iba yung, syempre, i-maximize yung potential. Oh, iba naman. Yung marketing nyo. Oo, oh, iba rin yun. Executive producer. Iba yun. Pero ibig ko sabihin, kung nag-uumpisa ka, kung tingin mo, umpisa pa lang, hindi ka na pinapansin, huwag mong i-comfort yung sarili mo na, ngayon lang yan, walang pumapansin. Upgrade mo sarili mo. Hindi, you have, going back nga sa sinabi ko kanina, you have to accept your reality. You have to accept kung ano yung situation mo for you to find a solution to make it better. Ayun yung struggle ng artist, kasi ako, yung mga 10,000 views ko, 8,000 views sa SoundCloud, hindi ako nafe-feel sorry sa sarili ko eh. Nafe-feel ko lang yun na ganun, 8,000 kasi sa phone ko lang na-record. Hindi, tsaka ROI na yun. Mag-isa ka lang eh. Kaya nga. Ilan yung nakinig? Mismo. Panalo ka na dun eh. Diba? Kasi pag iniisip ang motivation mo numbers more than giving your mismo message, mali yun. Pero yun nga yung gusto kong ipasok sa kokote ng mga tao na nakapaligid, ganun, na kahit sala. I mean, good intentions lang naman eh. Oo naman. Na kung gusto mo talagang may pumansin sa ginagawa mo, raise mo yung bar. Uh-oh. I mean, galing gumawa ka ng kakaiba sa ginagawa ng iba. Kasi rap ka ng rap. Sige, araw-araw, ganyan yung flow mo. Pare-parehas kayo. Ganyan yung kwento mo. Ang daming ganun eh. Tapos magtatampo ka na hindi ka pinapansin, magtatampo ka ng suporta. Ako never ako nagtampo sa suporta. Kasi lagi mong bit-bit yung tao, sarili mo eh. Kung hindi ako gusto ng tao, okay, magugustuhan niyo rin ako. Ganun lang. May gagawin ako na magugustuhan niyo. Hindi man sa ngayon. I like that. Diba? Ganun, hindi ko naman sinasabi mali sila. Depende naman ako. Sinasabi mo lang ikaw. And for sure, may mga nanonood, yes, nakikinig, na nakaka-relate sa'yo. Yung mga nasasabihan na may sarili mo, hindi. It's just, I think, illicit, pinapangalagaan niya lang yung pumapasok. Mismo. Yung kinukonsume mo, pinapangalagaan mo. At the same time, bawi rin to para sa mga artist, no? Parang ganito yung logic eh. Halimbawa, may isa kang kanegosyo. Nalugi yung negosyo. Sinisim mo yung kanegosyo mo. Lumipat ka ulit. Hindi ulit pumatok. Sinisim mo yung kanegosyo mo. Lumipat ka ulit. Iba na naman kanegosyo. Sinisim mo yung kanegosyo mo. Baka yung mali na sa'yo. Oo nga eh. Yun nga eh. Yun nga yung nangyayari sa Karabiyan. Nakikita ko ah. Oo. Ganun. Hindi yung tao yung mag-a-adjust sa atin, man. Tayo mag-a-adjust sa tao lagi. Totoo. Lagi. Kung gusto mong... Ito, isang pinakamalupit lang na hindi ko talaga makalimutan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung sino yung nagsabi sa akin nito eh. Pero kung gusto mo talagang yung wealth, isipin mo lagi na ano yung way para makatouch ka sa pinakamaraming tao. Imagine mo yung Jollibee, imagine mo yung pinapakain ng araw-araw. Yeah. Diba? Eh kung yung music mo, ganun yung nag-consume araw-araw. Lalo pa ngayon. Diba? Digitally. Diba? Mamomonetize mo na digitally. Music videos on YouTube. Diba? Spotify. Diba? Diba? You can monetize TikTok, Facebook. Do what you love. And I mean, if you're happy with three audience, if you're happy with 10 fans. Walang ganun. We respect that. Walang ganun. Pero if you, di ba? Pero, di ba, yun nga eh. Defense mechanism. Di ba? Defense mechanism lang yun eh. Kasi, ano, para sa ego nila. Masaya kayo kasi mahirap kayo. Dains. Pero hindi naman, kami, galing kami sa hirap. Biro yun yung mama ko. Sardinas, araw-araw. Subukan ko. Subukan namin. Tapos, yung pinapalayas ka na. Kasi dahil wala kang pang upa. Oo. Pero,
nakilusan niya yung lahat. Pinalagan lang, no? Ganun. Dami kasing woke sa Twitter so, University. So, sa Twitter University, naging woke. Ako hindi ko sinisita yung mga woke, kuya. Kasi, kung ano kayo, ayoko lang yung nagtatanga-tangahan kasi. Minsan nga mas okay pa yung mga woke kasi sila may confidence. Okay lang din naman yun. Pero minsan ano kasi yun? May woke na... Nainis ka? hindi ako nainis. Wala sa akin talab yun eh. Mm-hmm. May woke na entitled. Okay. Sa opinion nila. Mm-hmm. And then, nakatira sila sa... Magulang pa rin ang nagpapalamon sa kanila. Okay. So, I don't see any okay. force in that. Like, how can you school people if you can't mismo. Feed yourself? Word. Diba? Word. Tama. Marami tayong babalikan after this break. Shoutouts nga pala dyan sa mga nagsistay. Oh my God. Almost 1 hour na pero andiyan pa rin sila. Shoutouts sa inyo lahat, man. Marami, katapusan ng February. Marami. Malakas pa yung aabangan nila next mismo. Month. Nagsisimula pa lang. Salamat sa pagsuporta nyo dito sa Dogbrok TV. Of course, sa podcast series ko, Dogbrok Radio. Yes, sir. Kasama natin ngayon si Elizet. Kanina, dami na kami napag-usapan. Pero, this time, El, I want to know, ano yung thought process mo sa paggawa ng isang kanta? Ano eh? I mean, ako kasi, mas gusto ko yung, para siyang film yung dating, or parang, hindi siya scripted, pero, parang script. Na, okay. Sige. Flow. On the spot. Tapos, aayusin ko lahat ng naiisip ko ito, kung ano ito yung mga nasabi ko. So, gagawan ko siya ng kwento. Halimbawa, meron akong kanta na tiwala. Tanong ko na yung tala. Mm-hmm. Tapos, yung kinwento ko ron, yung nagsayalang ako. Tapos, hanggang sa ano, pinaka last line ko, na last verse. Yeah. Ano, nakatulog ako. Tapos, tanghali na, hapon na ako gumising. Tapos, tiwala. Tanong ko na yung tala. Ibig sabihin, gabi. Kita mo na yung buwan. Wow. So, gets mo. Ganun okay. Yung gusto ko. Na ang grabe. Pinamali ko siya ng umpisa. Yung, hindi na alam ko saan yung direction. Hanggang tapos, sa mabubuo na siya. Hindi mo alam kung nasan dun yung chorus. Hindi mo alam. Kumbaga sa pelikula, hindi mo alam kung ano yung main gist. Pero ang sarap ng ending. May isip sila. Ang galing. Anong direction ng pagiging ng mga songs mo? Or at least yung mga ginagawa mo ngayon. Anong direction? I mean, ito ba yung nagbibigay ng pangaral? Ito ba yung nagkikwento ka ng pinagdaanan? O alam tungkol ba to sa... Matagal na akong nangaral talaga. I know. Kaya kita kaibigan. Kasi natututo ko. Kaibigan ko siya kasi natututo ko sa kanya. Kahit ako yung kinukuya niya, sila dalawa ni Ian. Hindi, totoo, tol. Kasi kilala mo naman ako eh. Kung hindi kita trip... Pasensya, 'di ba? Talagang meron akong ibang paglalaanan ng oras ko, pero ikaw alam mong mahal kita. Alam mo natin ng ina, 'di ba? Ang dami namin tinangkay pa sa mga, promise sa mga hindi nakakaalam na kilala ko, yung ayos lang. Yung bitch you got me fucked up. Sa Calicon 'yun. Tapos same day na 'yun, sabi ako si Kuya Dog na, "Kuya Dog, may shooter ako, shoot ako music video." So, may doon nag-shoot. Yung ayos lang saka yung bitch you got me fucked up. On their performance, nag-shoot ng music video. And then, on that day, punong-puno ang gulo-gulo, ubos na yung media pass, and then, you're my guy. Tsaka bawal yun. Hindi, I mean, di ba? Kahit pa paano may, 3,500 shares. At least, di ba? You've never been counting naman, pero, no. Pero you appreciate lang. Appreciate the people. Appreciate ko lahat ng nagsishare. Shoutout sa atin yung group mo. Same, LCT discussion group. LCT discussion group. Healthy yung group na yun. Makulit kasi ako, gusto ko yung, tingin ko sa sarili ko talaga yung illicit brand yun. I know. Kasi ako as Ralph Watson, part yung illicit. Mm-hmm. Kung mga creative director ka lang. Hindi ako nag... Nung brand. Masaktan na lahat. Pero hindi ako nagsishare ng kahit gano'ng katropa. Share ko sila sa discussion group ko. Yan lang. Pero hindi mo sinishare. Yes. Mas-share lang ito kung related part ako. Part ka nung track, di ba? And that's how I appreciate the branding. It doesn't necessarily mean that this guy is fucking with everybody and he doesn't care about other people. No. It's just he promote through word of mouth, not by social media. So, kanya-kanya, may mga taong ganun gumalaw, di ba? May tao naman sobrang dal sobrang pagkaingay sa social media. Pero sa totoong buhay, parang...
Yeah, you get me? Pero, alam mo yun. Kanya-kanya. Kanya-kanya naman. Basta nasusuport namin yung pamilya mo, nagbibigay ka ng, nagpuput ka ng food on the table. Yeah, yeah. That's good. Oo, kahit na you're serving your purpose. Eh. Yeah, yeah. Kasi pwede mo sabihin na, kahit anong sabihin ko, pwede ko pinapakahin mo ba ako? Ako, nagawa ko yung party ko, yung mga ganun. So, may karapatan sila para sa akin na hanggat hindi sila nakakasagasa. Yun nga eh. Opinion nila, post nila sa Facebook. Pero, kayo yun, wala yun. Basta yeah, hanggat hindi ka nakakatapak ng kapwa. Para saan? Mm. Yun lang. Okay. So, ganun ka mag... Ganun yung thought process mo ng music. Hindi ko hinahayaan na basic lang. I mean, hindi naman... Siyempre, baka isipin ng tao, tingin ko sa akin, sobrang galing sa sarili. Pero, you don't need to explain yourself, I know you. Ang daming rapper. Hindi, so, yun nga eh. May iba? El, ganito eh. Paano may iba? Makikita mo kasi, ganito yan eh. Kung bukas ka, kung hindi mo magets, iintindihin mo, hindi mo huhusgahan. Thanks. So, yung taong laging nagre-react agad, mismo. Alam mo yung laman nito. So, hayaan mo silang mag-react. Yes, sir. Diba? Yes, we live to win, man. We don't yes. live to please others. Yes, and we get to where we at by collecting friends, not yes, enemies. So, di magalit kayo sa amin, basta kami love pa rin namin kayo, love namin sarili namin, that's it. Diba? Yes, life is good. Yeah, life is really good. Life is really good. I mean, if you have struggles, I know, illicit si Ralph, sobrang dami nitong pinagdadaanan. Umabot sa point na sobrang dilim ng buhay nito. Ganun. Pero na-realize niya na maraming taong mas lumalaban na nasa mas masamang sitwasyon kaysa sa akin. Bakit hindi ko papalagan to? May studio na ako. Oo. Sikat na yung 1096. Yeah. Mga tropa ko sila. Diba? Oo. Lexus. Oo. I mean, ang dami kong tropa. Pero yung mga, kiyo, nag-usap kami. Tol, nasa ano ka? Nasa winner circle ka? You're just safe. Yung atake mo kasi talagang underground lang. I know your time will come. Pero, that's why you're here in my podcast. Yes, sir. Di lang. Pero, yung mga kaibigan mo, tol, yun yung pinapakinggan ng buong Pilipinas, man. Ginto. I mean, tinetreasure ko rin sila. Tsaka ano, kapag magaling ka, hindi ako manghihinayang na sabihan ka magaling ka kahit mabaduyan ka sa akin. Ganun. Kasi ano yun? Ito yung totoong tao, pare. Oo. Nag-I love you nga kami minsan. Minsan nga, alam mo yung dumarating ka sa point na nandun ka sa rapper persona mo tapos hindi mo pa maalis yung sarili mo dun sa rapper persona mo, may mag-I love you sa'yo. Tapos parang... tapos magkikita kami sa backstage, diba? Magyayakap pa kami ng matagal. Pero ano, that's love, diba? Yun yung ano yun. Sobrang ghetto namin sa harap. Tang ina lahat ng tao, hindi makita yung mata ni Kuya Dog kasi nakawaway ako. Pero alam ko pag nandyan si Il. Diba? Oo. Okay, speaking of friends... Sorry, medyo ganun-ganun yung topic namin kasi na-miss ko tong kapatid ko eh. Kamusta si Lexus nung una mo siyang na-meet? Tapos nalaman mo, magiging magkagrupo kayo. Paano? Kwento mo kami kasi ngayon ang lalim ng relasyon nyo bilang magkaibigan. Pero kwento mo kami paano siya nag-start. Maulit. Kasi parehas kayong Leon kami parehas. Oo, parehas kayong lapa ng lapa. Oh, tangina, taga-Africa to. Ito isang Leon, taga ibang jungle, 'di ba? Tapos nagtagpo sa isang zoo. Alam mo 'yun? Pero ang galing kasi simula nung nag 727 ako, vibes kami agad eh. Okay. Gumagawa akong kanta, gumagawa rin siyang kanta, tapos nag-freestyle kami dalawa. Pero yung mga, sa lahat ng dati, mga 2016, sa ibang rapper, nakakasama namin, kami lang yung nag-freestyle. Mahirap pa sa iba. I mean, ngayon, si Lexus nag-freestyle yan na may yosi sa bibig, eh, putang inang freestyler. Oh. Kaya niya mag-freestyle habang may yosi sa bibig. Sina? Si Lex. Oh, ako ulit na. Di ba? Ayun, tamang, ganun lang kami, na ululan lang kami. Pero, ang dami rin namin napagdaanan kasi yung mga experiences na kami lang yung naka-experience. Haranas. Yeah. At hindi nyo in-expect na ma-experience yung parehas yun. Di ba? Pero, so, connected. Makulit nag-click niya. Agad. Click din agad. Wala akong, I mean, para sa akin, I mean, wala akong kahit 0.0001% ng negativity o ingit. Wala kang masasabi. Wala kang masasabing. So, ikaw, alam mo, ano kay? Ang napansin ko dito kay Illicit, ano siya eh? Yung point mo lagi, valid. Minsan, may mga chances na hindi kita maintindihan. Pero after a while, nagre-resonate yung ginawa mo. Uh-oh. Ah, kaya pala. Uh-oh. Pero ako kasi, hindi kasi ako yung ma-opinion eh. Mm.
madaldal akong tao, pero hindi ako yung ma-opinion na bida-bida na dapat hindi niya to ginawa, dapat ganito. Yung papangunahan mo yung ibang tao. May mga times na ganoon ako kapag sobrang halatang halata na na ba't ganun din nga ganun yung ginawa niya. Pero karamihan hindi. Dito lang. Ako, alam mo, may judgment ka, pero dito lang. Ako. Yun yung pinagkaiba eh, ng nag-iisip sa hindi eh. Kasi kahit naman anong gawin nun, success mo pa rin yung importante sa'yo eh. Oo naman. Hindi siya. At never kang aangat dahil lang may dahil binabaril mo ibang tao. Nope. Pero subjective nga kasi yung ano mo, yung pagka meron kang hindi gusto or meron kang napansin, hindi mo naman sinasabi sa lahat. Sa piling tao lang din and then pina-point out mo kung bakit. Mismo. Tsaka yung gagawin mo na good intentions, yes. May cumulative. Kasi nga para yun sa betterment ng scene, oh, para sa better mismo. Sa movement ng hip hop. Mismo. Biruin mo ah. Galing. Sila yung mga na-guess mo dito. Ah. Mga may isang moment kami na hindi namin makakalimutan sa buhay namin. Halimbawa si Raph Davies. Oo. Bago pa yun mag-ganyan, pumunta ako sa kanila eh. Oo. Kumbaw. Kasi QC. Yung classmate ko, best friend nun. Okay. Tapos tamay kami sa kanila, nag-freestyle kami. Mm-hmm. Tapos may kanta na akong kalmado. Kumbaga, hindi mo maiisip na andun na siya kaagad eh. I mean, na siya na ganun na siya ngayon. Mm-hmm. I mean, yun pa lang, yung memories namin na yun. Kumbaga, hindi siya yung, okay, rapper siya, o meet kayo, gawa kayong kanta. Hindi mo lang masaya. Tinanim niyo siya nang hindi pa siya rapper. Hindi namin, pinag-usapan na namin dati, tapos yun, nangyari na, gano'n. Yeah. Shoutouts din kay Raph. I mean, this guy si is... Si Raph, wala ako, ano yun, solid yun si Raph. May mga nakikita nga ako na ano eh, parang dinidish siya. No, hindi. So, naisip ko nga para nako pag nakita niyo si Raph. Pag nakilala niyo siya in person, 'di ba? Oh, hindi si Raph Davis kasi he is a misunderstood guy. Yes, man. Yes, sir. Pero isipin mo hindi siya ilalagay ni Tiny Montana sa track nila. Na where you from, homie? Kasama si Omar, kasama si 'di ba? Lahat ng nandoon. Kung hindi rin siya, kung wala rin siyang tira. Mismo. And I respect that. At saka si Raph kasi, alam niya paano laruin yung Sokmed. It's my brother. Kasi bata pa lang, ano na siya eh. Bata pa lang, ano na siya eh. In, what do you call this? Showbiz, ano na siya eh. Personality na siya eh. Dahil, yo-yo champion siya eh. Yun nga yung gusto kong makita nung pumunta kami nung classmate ko. Yung ano. Pero hindi mo siya mapapayoyo. Tapos mag-yo-yo siya. Hindi, munti ka na. Basta, ang ulit na meron trip namin. Shout out si Raph Davis. Okay, pag-usapan natin si Lexus. Tumawid tayo kay Raph. 1096 gang. Pumupukpok sila ngayon. Ang kulit nun. Paano kami nagkakilala ni Goodies? Paano kayo? Nagkakilala ni Goodies. Oh, sige. Ang kulit nun kasi, ano, nung dati, gawa ako ng gawa sa SoundCloud. May sarili ako talagang alon. Wala akong kakulab. I know. Wala akong ano, labas lang sarili lang ng sarili. Tapos yung link nandun lang lagi sa mga group chat, di ba? Sa mga, sa group diba mo. May page na sa iba, tingin nila pag kinuha yung content nila, nakakaw. Tuwan-tuwa ako eh. Oh. Uy, free promotion. Oh. Si Goodies nag-chat sa akin yun ng mahaba. Ganon kasi yun makipagkwentuhan eh. Hindi ko siya kilala. Ganon siya. Unang sasabihin niya sa'yo, ang haba. Ang haba ng paliwanag. Anyways. Yun, nag-chat siya sa akin ng mahaba. Sabi ko, undown ka, punta nga init sa bahay. Pumunta sa bahay. Binuti call si Goodies sa buti. Siyempre, may transaction din kami dito eh. Oo. So, sige, punta ka sa bahay, arat. Tapos punta kami studio, kumuha kaming kanta. Kaso, yung time na yun, kumbaga 2017 yata yun. Dark pa yung rap niya nun eh. Dark pa yung rap. 2018, mga ganun. Dark pa siya mag-rap o hindi na? Ganun na, I mean... Ito na. Oo, I mean, ano pa eh. I dark mean, pa. Medyo dark pa. Dark pa. I mean, sumasagasa pa siya sa iba eh. Egoistic pa siya that time. Hindi ko nararamdaman. Ngayon kasi, si wala Goodies na. Kasi pure. Pure si Goodies. Ganun na ngayon. Brother. Pagmamahal na lang at buhay. Grabe yun. Iba rin. Okay, so, ganun naman kayo nag-ano. Tapos nag-record kayo. Tapos, hindi. I mean, nasa ka-locals kami. Oo. Nagawa dapat kami ganda. Oo. Hindi kami nakagawa. So, naiwanan niya pa nga yung tumbler niya sa bahay. Lagi may dalang tubig Oo. Tapos, nag kami ulit. Ibang kumunik ulit. Oh, ibang araw naman. Gawa tayong kanta. Nagawa namin yung dami. Kasama namin si Raph E. Yeah. Shout out to Raph E. of Barrio Verde. Kumpare ko yan. Raph Eronga. Sir. So, yun. No, miss ko na yung mga panahon na magkakasama lang tayo, no? Nasa labas lang tayo ng event, no? Ang lakas nun. Aaron Detman, miss ko na. Matatapos din Oo, pandemic man. Tatapos din. Magkikita-kita ulit tayo sa backstage. Anyways,
sa 10-9-6 gang, Ghetto Gecko. You're close with Gecko also. Mm. Ang kulit nun kasi... Makulit talaga yun. I mean, nung umpisa, pinapakilala sa akin yung ni Goodies. Oh. So, nauna mo nakilala si Goods? Ako kasi ano ko eh, kumbaga straight yung ano ko eh. I mean, gusto ko, lolo ko, sundalo eh. Okay. Eh, pagka-stricto ako eh, parang... Kaya hindi mo nagawa yan kasi hindi mo to ginawa. Yung mga ganun na, bago ka maging ganyan, dapat kasi ganito. So, nasanay ako ng himay-himay. Pero kung titignan, tapos, pero kung titignan mo, okay yun. Oh, kaso kung sa iba, hindi, parang basag siya sa iba eh. Para sa akin, ano, nasanay lang na siguro ako parang ganun na military. May explanation. Na, yeah. Tapos, nung nakilala ko si Ghetto, parang, takay na ito, kinakuha niya lang yung trip niyo. Demonic shit. Oh, gee. Kumbaga, ang hirap idig ng normal na tao na kahit malalim. Sobrang underground ni Ghetto, no? So, umpisa, sinasabihan ko si Goodies na, hindi kasi kami, kumbaga, baka hindi kami goods mag-collab ni Ghetto kasi nga, magkaiba kami ng style talaga. Wala akong paki kasi sa mga, ano sa mga paniniwala ng iba eh. Sa akin, alam mo yun, basta, wala, I mean, yung mga sinasabi ko lang sa kanta, parang samahan mo ako ng mga ngarap, lilipad sa alapa, huwag ka kuurap. Yung mga ganun hindi ko sinasabi na naniniwala ako sa ganito, maling paniniwala yan. Hindi ka ganun. So, total opposite so, style. So, weirdoan ako nung una. Pero, ulo, nung nagkakilala kami nung ni Ghetto, kumunik, no? Yun, no? Galing nun, pucha. So, ang ina, no? Alam mo yung ano niya, alalut na kabote. Sinuot niya pa sa akin yun. Kumbaga siya yung nagsuot sa akin. Okay. So, kumbaga good mga brother. Ano siya? Pagkakakilala ko yung Ghetto, tama yung sinabi ni Goodies sa podcast episode namin. Kahit batuhin mo siya ng tae para hindi mo siya mababasag. Thanks, hindi mo siya mababasag, man. Isa sa pinakagusto kong tao yun. Ako rin. Ghetto. Napakatotonan. Wala. Tsaka ano siya? Meron tayong pagkakapareho. Sobrang mahal natin pamilya natin. Mismo. Ganun si Gecko. I mean, diba? Diba? Kailangan. Provider si Gecko. Yun yung hindi alam kapatid ng marami. Niya. Mahal niya yung kapatid niya. Hindi, mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Yun yung hindi alam ng marami. Si Gecko, nakikita nyo lang na ganyan. Provider yun, man. I respect that. He hustled for the family. Yes, sir. Anyways, okay. Shoutout sa 1096 gang. Comment nyo nga sa baba kung gusto nyo ma-podcast si Ghetto Gecko o kaya si Lexus. Comment nyo nga sa baba kung gusto nyo si Lexus dito o kaya si Gecko. Matik. No? Matik yun. Feel ko. Pucha. Sana mapagbigyan ako. Invite ko nga. After nito. Pag napanood nyo to this Sunday, invite ko nga si Lexus. Malay natin. Good siya. Ang dami may kwento yun. At saka ang dami ako itatanong sa kanya. Gusto ko nga arborin yung suot niya sa music video na para City ko eh. Na suot nyo. Kasi nabanggit sa akin ni sino magsabi sa akin, si Lucy J ata or isang tropa rin. Matagal na daw si Paul. Si Paul kasi mirang nagsabi matagal na daw niyang nabili yon. Alam mo yung music video na para City ko, maraming cut doon. Na hindi sinama. Okay, may iba. Dahil masyadong malala. Okay. So, yun, sobrang salubong. Sana may director's cut, no? Lex, pag napapanood mo ito, request mo yan. Lex. Pero ano yung sabi niya? Kumbaga, maraming malala na. Oo, nasina. Sobrang disturbing sa mental. Pero aware kasi si Lexus. Diba? Galing yun. Pero sa amin kasi, ang kulit eh. Kumbaga, tingin ng tao kasi naggagayahan porkit lagi mo nakakasama. Pero sobrang totoo lang. Sobrang layo na. Alam mo? Pagdating sa thinking shit na, yun yung hindi na re-realize ng pop ng audience eh. Na porkit, pareho kayo ng hindi. Alam nyo ba yung mga artist, magkakaibigan yan? Pre, gagawin ko to ah. Sige, ako gagawa nito. Tsaka hindi kami yung magkakaibigan na high school friend. Hindi. Kumbaga nagkakilala kasi kami. Sa music mahilig na. Ay, mahilig mag-rap. Oo. Ako rin eh. Oo, diba? Sa art na. Kumbaga yung relationship, art form yung relationship eh. Tapos ito nga, pag nagkakaparehas yung mga konsepto ng mga artist, kino-compare ng mga tao. Mismo. Hindi naman natin sila masisisi kung kino-compare nila. Okay. Gets yun. Pero ang hindi kasi nila alam is magkakaibigan kayo sa likod ng camera. Kaya napag-uusapan nyo rin na, gagawin mo yan, gagawin ko to. Para lumakas yung ganong klaseng standard, di ba? Yun yung mga bagay na unspoken eh. Si Wyan, proud din yun kay Goodies. Kasi ako yata nagpakilala sa kanya dun. Kay Wyan? Kay. Shara si Pablo. Shara si Misha. Shara si Cortelem. Dinala ko si Goodies dun. Sa bangkal. Gagawa dapat kaming ganda ni Wyan. Mm-hmm. Ang makulit nun,
pares kaming dalawa, hindi kami marunong mag... gumawa ng music. Hindi, I mean, ano man tawag doon? Yung, ikaw yung mag-record, mag... Mag-track, ano, magta-track, oh, magpa-produce. Oh. Magta-track kami, nung wala, recording. Iba yung don na gamit niya. Tapos sobrang natatanga kami. Siguro mga alas ano gamit mo? Dati Audacity lang ako eh. Ngayon, ano na ako eh. Fruity Loops. Adobe na ako ngayon. Adobe. Adobe. Yun yung gamit ko pang mix tsaka pang record. No, Pero nag-FL Studio ka, hindi? Oo, marunong ako. Okay. Gumawa ng beat kahit pa paano. Mm-hmm. Ay, hindi kami para lang mag-metro, no? Mismo. Hindi kami marunong dalawa gumawa ni Wayan. yung mga so, bosses weird, nagpas. Dinala mo si Goodies doon tapos ganun yung nangyayari. Ang kulit doon kasi hassle kami. Tipong umaga na, nagda-download pa rin ng Audacity. Tapos ang yung pasok ng mic wala minsan sa tono pas cut may latency ang daming ano na noon 2018 yata dati na tapos years. Tapos ala inumaga kami alas 9 kami na kauwi tapos wala kami nagawa pero iba yung bonding na yun maganda. Iba yung bonding na yun I mean brothers, Lexus brothers. Is Lexus right now Goodies is really popping man Wayan is Wayan right now and ikaw, syempre. I mean, still ill. Makikwento natin to 20 years from now. Mababalikan mo yung trip nyo na yun. Mismo. Alam mo ba, sa sobrang gustuhan natin makagawa ng kanta kahit di natin alam kung paano, tinatry natin. Ganon. Ganong klaseng story. Mamaya, paparinig ko sa yung mga kanta namin ni Goodies tsaka ni Lexus. Feel ko goods na goods kasi. Ano to? Unreleased? Unreleased. Yeah. Geto. Yan. Anyways, okay. Nag-enjoy tayo. Balik tayo sa'yo. Ano pang mga... Para sa mga nakakaalam ng kanta mo, no? Ano pang mga pwede nilang abangan sa'yo? At para sa mga hindi nakakaalam ng kanta mo, alam ko, sinesearch na nila sino sa illicit niyo yun. Nasa SoundCloud lahat ng ginto. Sumali kayo sa group, LCT Discussion Group. Hindi lang yung tungkol kay illicit at sa music niya. It's all things relevant. Kung may problema ka, nandoon ka sa group, tumugon ka doon, may mga gagabay sa'yo. Gusto mo matuto mag-rap? Oo. Oh, tanong ko, ganun. Saan pwede mag-record? Oo. Actually, open yung recording mo, di ba? Yun, contact nyo doon. Mamaya, papromote natin yan. Pero ano pang mga... Alam ko, nasa experimentation stage ka ngayon eh. Oo. Oh. Ako siguro, expect nila sa akin, ano, lit. Pupok-pok ka? Ito, this year? Hindi siya yung... I mean, ganun yung magiging style ko, feel ko eh. I mean, yung lit na... Ano talaga siya, moving. Ayoko na yung chill. Vibe, no? Hindi na siya chill eh. Hindi na siya yung chill na... Yung chill lang. Pang gusto, ano? Gusto ko... Mashpita na to. Oo. Hindi naman mashpita na ano. I mean, times 100 na ikaw. Yung dating sa'yo pag namarigam mo. Parang ganun na yung... Ay, ano? Magnified, no? Confidence na. Oo, ganun ka. Gets. So, ang hirap yung gawin ha, pero yun yung gagawin mo. Hirap. Kailangan mo ng, kasi yung mga salita mo, dun mo ibabase yun, dun sila dapat mga apektuhan sa salita mo. So, pinipili yung salita, tapos may mga salita pa na pag dumating sa ibang tenga, isipin nila mali, kahit hindi nila maintindihan. Hindi kasi porket hindi mo maintindihan, mali na eh. Pero kung kasi nagiging tingin ng iba eh, na porket hindi nila maintindihan, mali na. Ganun. So actually, ako, marami akong lines na ganun na talagang hindi naman degrading, hindi naman yung sinasapa ka, pero inaangat ka talaga. Parang galing ka sa lupa, tapos ginaganong ka. Ganun yung binubuhat style ka. Ko na, ganun. Mas magigets ka nila pag alam nila music nyo. So search nyo si Illicit. Mamaya, nasa link, lahat ng tungkol kay Illicit, nasa link sa description sa baba. Anyways, Tol, may dream collab ka ba locally? Feel ko lahat ng mga gusto kong mga collab, nakakollab ko na eh. Kung meron man, siguro, doon na tayo sa Glock 9. Oo. Diba? Pang-ano na. Pero, sa ngayon, sa mga new breed, feel ko lahat ng gusto ko, nakakollab ko na eh. Lexus pero, pero hindi naman porket wala kayong collab, hindi kanya gusto ha. Hindi naman. So, kung tingin mo, ito kasi, pag gusto kong makakollab, sinasabi ko naman eh. Yeah. Pero, vocal ka nga kasing tao. Sa artist ko sa artistry ko mismo, ano ako eh, self-centered ako eh. I mean, hindi ako nakikinig ng iba kung hindi nila sasabihin sa akin, kung hindi sasagipin na, ang dami kong kanta. So, lahat ng kanta na yun, I mean, isa-isang kanta. Isang taong sobrang daming unreleased, pare, putang ina. Sa isang kanta, sabihin natin 2 hours mo magagawa, tapos 10,000 hours mo yun, papa, ulit-ulitin sa tenga mo eh. Tapos, alam mo, paano mo masasabi na ready na yung kanta ilabas? Kapag give up ka na,
Give up ka na. Yun yung pinaka-best na wala, wala nang... Wala ka nang... Wala ka nang... Give up ka na. Wala ka nang ano, wala ka nang improvement na magagawa. Ayun na, na, na bawat sumulat. Yun yung peak. So, ganun nga eh. So, lahat ng kanta mo. Kada kanta, dapat ganun yung treatment. Dapat. Ako, hindi pwedeng pwede na. So, wala ka ng oras. Pero, gano'ng ka-importante na naglalagay ka rin ng target date sa paglabas ng track? Sa ngayon kasi, ang mga target namin, hinaya ko sa management. Mm-mm. Kumbaga... Ngayon, pero dati kasi wala eh. Wala talaga. Kaya nga, ngayon importante 'yun kasi wala kung parang ano 'yun eh, plano na plano pa rin. So kailangan may final mix date ka na kasi ngayon yung mga unreleased mo. Kailan mo lalabas 'to? May gagawin pa ako diyan, hindi pa yung tapos. Ngayon kailangan mo talagang tapusin. Hindi, ako pag ako gumagawa ng kanta, isang araw lahat na-apply ko na lahat ng dapat. Okay, okay, okay. Ang ginagawa ko sobra, sinusobran ko yung mga adlibs ko, yung take ko. Ilang, para may backup ka. Para bawas na ako ng bawas. Okay. Galing. So hindi ko na... Oh. Di baling sobra? Okay. Kaysa sa kulang, maghahabol. Kahit maglalagay ng mga effects, ganun. Nilalakasan ko muna, tsaka ako nagbabawas. Sa mixing? Oh, hindi ako nagpapadagdag. Kasi mababago yung nalagpasan eh, no? Ganda nun. Ganda nun. Pinakataas, tapos bababa. If ever may aspiring rapper dyan na gusto magpa-guide sa'yo, pwede ba siyang mag ano sa studio mo? Open? Gano'ng ka-open yung studio mo? Open by schedule siya. Eh, no? Basta by schedule. Ano lang, siguro chat message lang. Meron akong page eh, yung pangalan ng studio ko, Zone. Zone? Zone Recording Studio. Zone. Nasa link din yun sa baba. I mean, hindi ko pa siya, sobrang underground pa kasi yung pag-ahas din ko ng sa studio eh. I mean, tsaka syempre, pandemic pa rin, hindi ka rin... Na, okay, record kayo, 500 per track dito, ganito. Oo. Chat nyo, hindi ganun eh. Chine-chat ko lang yung mga ayos na, oh, ito, goods yung kanta mo, record ka sa akin. Ako magmimix. Okay. Yeah. Okay. So, may mga records na naman ako na na-produce. Okay. Sa kanila. Ang galing. Mm-hmm. January lang yun. So, last month lang yun. Last month. Ito, maniwala ka't sa hindi, kuya. January, may 25 ako nagawa. Nakanta kasama na yung mga collabs namin. So, dun ko siya nagawa. Natutulog ka pa lang. Ba? Natutulog pa. Nag-work pa nga ako nun eh. Okay. Ito, pero ngayon full-time ka na, right? Full-time. Nag-quit ka na sa day job mo. Yes, sir. Music. Yes. Music. Music na. Music. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin. Tingin ko malayo. Sana. Kasama ka sa akin eh. Yes, sir. Kasama ka sa pangarap. Yes, sir. And I think naman, with your friends, with... Tsaka ano, yun nga eh, yung illicit part lang yun ng ni Ralph. I mean, yun, part lang siya ng sa akin, Ralph Watson. Pero si Ralph, sobrang layo. Man, gusto kong mag, ano, indie film. Na tsaka mga comedy na film na yung mga Dolphy ganun, Shitae, bubuhayin natin yun, pero syempre iba na, new school na. Okay. Diba? So ganun, yun yung nawala eh, mga action shit, diba? Meron pa rin naman, pero nawala kasi yung raw eh. yung raw no? So yung raw raw na parang sitcom. Yung tipong ano, sa kanto lang, I mean, hindi naman sobrang hindi pinag-isipan yung tipong cellphone lang. Hindi, syempre, professionally na execution pa rin. Pero gusto ko yung tipong, ano, ikaw lang, nakakatawa ka na. Hindi mo kailangan maging pogi ka na ganito yung background ng family mo. Hindi. Uh-oh. Parang kahit out of nowhere ka pag pinakit. May karakter ka agad, no? Entertainer ka talaga. I like that. Isa yun sa mga dream mo. Isa yun sa mga plans. Dream. Gusto ko magsulat ng libro. Kasi yung... Wala kasi kaming... Yung Christian kami. Uh-oh. Pero ako, hindi ko talaga sinasabi. I mean, malaya yung... Malaya ka? Yung kung baga wala yung kang religion teacher, yung practice. Yung priest sa iba, philosopher sa akin. Alright. Marami tayong pag-uusapan. Yes, sir. Meron pa tayong, marami pa akong gustong itanong. Yes. Break muna tayo. Yes. Kailangan na mag-restart ni Toxie ng camera. Let's go. So, that's grabe yung philosophical views. Anyways, tol... if ever, kasi yung tagal mo na sa game, you've been rapping for almost a decade now. And nakakolab mo na yung mga taong pinapakinggan ng sobrang daming tao ngayon. Actually, hindi pa talagang ganun kasi hindi pa naman nila napapakinggan eh. Meron na. Pero hindi mo pa nire-release kasi. Mismo. Hindi mo pa nire-release kasi. Pero alam mo ko, Dog, tagal na ako. Pero lagi ko naisip na freshman pa rin. Oh naman. Pero, I mean... I think naman you're in the right shoes kung tatanungin ko. Illicit, kung bibigyan mo ng tips yung mga aspiring rappers, ano yun?
siguro bibigay ko lang rin yung tip na binigay sa akin ng Ermat ko. Parang tinanong ko siya na parang paano mo nagawa yung... Siya, may ano siya eh. May dorm siya eh. Diba, 16 years old, probinsya, galing Manila. May napundar. Oo, pundar ngayon. Yeah. Pag-aaral ako sa private. Yeah. Hindi naman ako umaasa sa kanila kahit dati pa. I mean, nakapag-provide naman ako sa sarili ko. Pero yung pagiging parent lang, nagampanan nila. Oo, galing lang. Na, tapos meron pa silang sobra sa kanila. Oo. Diba? Kumbaga, sabi lang naman sa akin na Ermat, tuloy-tuloy lang, huwag kang hihinto eh. Once na uminto ka, yung isang taon mong hinto, I mean, yung consistent na ginagawa mo, sabihin na natin isang puntaon mo na ginagawa, tapos araw-araw mong ginagawa. Pag uminto ka ng isang taon, baka tatlong taon sa ginawa mo yung mawawala sa'yo eh. Gets mo? Wow. Or wow. Limang taon. Wow. Ganun. Ganun so, kabilis. Ganun so kabilis put, maglaro. To put it in, others, in other people's perspective, kung ginagawa mo siya ng 6 months, tapos kala mo walang nangyayari, huminto ka lang ng isang buwan, balik ka sa 3 months. Mismo. Balik ka sa umpisa. Ganun. Di may taswell, huwag mo sukuan. Tuloy-tuloy ka lang. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy gumagalaw. Oo. Ako, kanina, alam mo ba, ano, Kuya Dog, minsan wala na akong mapost sa Facebook. Kasi nga, hindi ka nagsashare ng iba eh. Oo. Pero pinipilit ko eh. Kasi... Alam mong kailangan mo. Purpose, yun yung purpose ko na makapag-share ng, alam mo yun, something na masusuot nila sa kanila araw-araw. Tapos, kailangan tuloy-tuloy. Alam mo, nababasa ko ngayon yung algorithm minsan ng Facebook na kapag nag-post ka ng tuloy-tuloy, ba, nag-post ako ng 2 kanta, yung magla-like nun, hindi ganun karami. Pag nag-status ako, dadami yun. Tapos kapag niratrat ko na status ulit, yung ibang status hindi na mapapansin yun. So ako, pinag-aaralan ko yung mga ganun. So alam ko kung kailan ako magpo-post ng status, kailan ako magpo-post ng kanta, kailan ako hihinto, magpapahinga ng 12 hours or 24 hours. Hindi ko lang siya dapat hayaan ng 24 hours, wala akong content. Kasi nga, napakabilis mag... Kahit hindi ka naglalabas ng kanta, no? Engaging ka pa rin sa fanbase na meron yung, ka. Ganun nga eh. Last na labas ko na official 2019, yung Anggara ng Mundo pa. Yeah. Kadalasan, ano na yan, kumbaga mga unreleased na nilabas ko lang, yung quarantine EP, tsaka yung phone recorder. Hindi siya ano, hindi siya yung para talaga i-release, di ba? Yeah. Parang nabaliw lang ako, tapos nilabas ko lang. Pero ngayon, hindi ka na pwede gumanon. Di na. May schedule ka na ngayon. Di na. Oo. Ang dami aabangan sa'yo, El. Sana. Okay, so, okay, alam niya na ha. Huwag kayong hihinto. Pwede niyong bagalan, pwede kayong magpahinga, pero huwag totally stop. Mismo. Consistency. Kasi, ngayon mo lang naman naisip, ay may mga nagda-doubt ka. Ako, putya, da-doubt ako na tama pa ba yung nilalakaran ko? Minsan, but, I mean, lakas ng tama mo, tapos, tama pa ba to? Baka mamaya, ako lang yung nakakaganda, so, ako lang yung nagaganda. Alam mo yun, lakas ng tama mo. Diba? I mean, nagda-doubt shit. Lakas ng, ang lalim na lang iniisip mo na paano ako mag-straight path na lang ako. Pero hindi eh. Kasi nga... Gusto mo siya eh. Sobrang ganun na yung pakiramdam ko. Nag-i-status pa rin ako na maging masaya. Totoo. Sana masaya. Alam mo yung shinare ko kanina? Yung post mo. Masaya ako na masaya ka. Oh, tama yun. Tama yun. Totoo. Kasi wala namang malungkot na malungkot kayo. I mean, kung malulungkot kayo, ikaw na lang. Oo. Hindi ako malulungkot kasi malungkot ka. Oo. Tama. Tama. Pero masaya ka sa kasayahan ng iba. I like that. Mismo. Pucha, lahat ng nakikita ko ngayon, kinakongratulate ko sila sa sarili ko. I mean, hindi ko man sinasabi sa kanila, ay man, congratulations, ang galing mo, ganun. Kapag kilala kita, alam mo na yun. Pag nakita tayo. Pero so, kaya nga sobrang solid. Kaya solid to si Il eh. Guys, kung tropa nyo lang to. Kayong mga nasa group chat, ilike nyo yung page niya. Follow nyo siya sa lahat ng social media. Malalim tong taon to. Kung gusto nyo lumalim, sundan nyo siya. Malalim na mabait at mapagmahal. Balanse. Halimaw rin tayo sa... Oh, din. Huwag nila tayong babatain. Kasi ikaw, hindi ka nila pwede batain. Alam ko yung kakayanan mo. Pero ikaw yung pagdumaan, kayang hindi mapansin. Pero pag pinansin, wow. Alam mo yun? May ganun eh. Meron kasing maingay. Maingay na dadaan makukuha yung attention mo. Pero... sayang na binigyan mo ng atensyon. May mga ganun eh. I mean, it's not applicable for everybody, pero may ganun. Alam ko, gets niyo ako. Wala akong pinupunto, wala akong tinutukoy, pero gets niyo yun. Anong tingin mo sa eksena ngayon? Dos. Ako, ano eh. Alam mo, nag-usap kami dati ng tropa. Yun nga, si Pablo. Parang, inaano niya ako.
in-encourage niya ako na ganito, tangina mo kasi hindi ka lang talaga iba ka, iba kasi iba ka kasi talaga dati. Ano orthodox yung atake mo eh. Alam mo yun, dig nila na alam ko yung creative shit mo. Very Jay Blaze. Gusto mong ilabas. Very Jay Blaze. Ano na lang, i-direction na lang eh. Mga ganun. Ako nga, nabubuhay na ako sa stream eh. Yung mga ganun. Yun, nabubuhay ka na sa stream. Eh di, kaya ko rin yun. Tsaka, ako hindi lang naman sa rap. Halimbawa, siguro, maging okay ako sa rap. Gagawa ako ng film, puproduce akong film eh. Na-direct ako. Gawa akong libro. Yung mga ganun, ganun yung goal ko na... Tsaka excited ako na ano? Excited ako, Il, na mapunta ka sa Spotify. Yes, sir. At alam mo na yung pressure nun kasi na CNN ako dun eh. Na? CNN. Paano? Parang 8 promising artists. Uh-oh. Nawala sa Spotify. Ah, yeah. You were included. Oo nga, on that write up. On that write up, di ba? CNN yun. Oo. See? CNN yun, guys, ha? CNN yun. So, alam nyo na kung anong papano nyo, kung hindi nyo kilala si Illicit, discoverin nyo itong wala siya dito, kundi siya magaling. Yun lang yun. Hey. Pero, ayun nga, kumbaga pressure din sa akin yun. Hindi alam ng iba, pero kailangan kong mag-step up. I mean, I want you to be there for... Just not just for the money, for the reason that I want many people can hear your message. Kasi there are a lot of countries na hindi maayos ma-stream yung SoundCloud or very outdated yun for them. Tama. So iba pa rin yung nandudong ka sa pag nasa Spotify ka kasi with an aggregator, automatic nasa TikTok ka. Diba? People can reply or stitch on your music, can dance on it, or can do anything. I mean, artistic, anything. Dama. Through your lyrics. And at the same time, alam mo yun, kahit saan talaga, madadownload ka. And also, I want you to earn that money that you deserve because I know that your music is valuable. Para ma-upgrade mo palalo yung studio mo. Kasi kung ito yung nagagawa mo, having this, anong pwede mo magawa if you have this? Just, you know, setting the bar up. Yes. And I know that's what ayun yung isa sa motivations minsan, mo. Minsan, paranoid ako eh, na may mga nagsasabi na quality over quantity, ganun. Ako, kung yung mga tunay na nakikinig sa akin, alam nilang walwal ako maglabas eh. Minsan, meron nga 20 minutes na freestyle eh. Na phone recorded lang eh. Na-plug sa SoundCloud. Na-upload ko sa SoundCloud, parang bahala kayo dyan. Pero may nagpi-play. Marami streams. Tapos, ang kulit lang kasi ganun ako kabarubal talaga maglabas. Pero alam ko yung importance ng mga sinasabi. Oo naman. Sinasabi mo. Sinasabi. Yun. Kasi, you have to, yung click, 727 click, nasa ano siya, playlist ng International Flight. Yeah. Diba? Mga songs ng 727 click, nasa aeroplano. Diba? Nasa aeroplano. Sarap sa pakiramdam nun. Yeah. Sinong trip ko yun? Parang nag-story pa ako nun eh. I'm going to Abu Dhabi. Ikaw ba yun? Ako, diba? Oh, papunta ako Abu Dhabi tapos tinutugtog ko sa aeroplano. Nasa screen ng upuan, diba? Ng aeroplano. In-story ko na, diba? Tangina 727 click ko. Diba? Ito yung vibe. Diba? And you want that also? Kasi nga, yun nga eh. I mean, hindi naman sa tinataasan ko yung click. Parang lang sa akin yung sobrang lying motivation na yung value nun, grabe. Pero yun mo, hindi kami naglabas ng nandun kami na nag-aabang yung tao. Yeah. Hindi kami nakompleto. Mm-hmm. Pero naghihintay sila. So, iba so, kasi talaga yung impact ng 727 click, man. Hindi sila yung naglabas ng hindi na lang pinansin. Yeah, hindi. So, yung value nila buo pa rin hanggang ngayon. Tapos, I like that. Ganun yung gusto ko eh. I mean, hindi yung naglabas na hindi pinansin, no? Hindi. Talagang, intentional lang na. Pwede mo sabihin may marketing strategy. Pwedeng pagiyang or kanya-kanya munang galaw. Di ba? I like that. Pwedeng ipasok. So, ayun yung motivation ko nga na considered lang sila as one artist. Yeah. Kahit na 11 or 12 or maraming nasa likod. 7 to 7 is considered as one. Isa lang talaga ako eh. Ano ka lang? One slice of the pie. So, ang titingnan ng iba, 1 month ka, tapos mag-work tayo sa label. Meron akong studio na sasabihin ko itong mga kanta ko dahil ako nag-mix. Pinroduce to sa ganito. So, mas malaki yung party ko ron. Hindi lang ako basta artist. Hindi lang ako yung nag-rap. So, yung metadata ng songs mo? Artist, songwriter, producer. Yun. Engineer. Ganun yung one-man team type beat, no? I respect that. Pero, It's a process. Malayong process. You'll be needing a lot of people also.
SOC mid team, you know, promo team, marketing team, pero at least yung core talent mo, alam mo paano to patakbuhin. Yes, sir. I'm not saying naman na gagawin mo yun forever. There will come a time na kailangan mo na ng mixer, kailangan mo na ng engineer, kailangan mo na magta-track. Alam mo yung basta nararamdaman mo na may greatness na nananalaytay sa'yo sa ginagawa mo. Sana lang yun, mag-upgrade ka talaga na hindi ka na pwedeng ganito lang eh. I know. Halimbawa, yung sa mic ko, hindi ko ginol na bumili ng low quality lang eh. Oo. Ginabang ko yun. Oo. Talagang nag-dispose ka ng gamit, alam mo yun? Oo, lahat ginawa ko, makuha. Para lang, para lang at least decent yung art mo. Mm-mm. And hindi ka nagsisettle doon. Gusto mo pa mag-upgrade, di ba? Gusto mo. Last week lang yun, binigyan ako ng mic stand ni, yung mic stand tsaka yung parang pag-anon nga. Parang ano, vocal shield ba tawag doon? Parang ganun. Para hindi mag-bounce yung ano. Para ma-absorb lahat ng boses. Galing pa-Japan yun. Si Lexus, no? So yun. Kaya sa akin. I mean, yun, paunti-unti. Maganda na rin. What's up, Cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. Tol, meron akong beat dito. Lapatan mo nga. Safe. 16 bars. Sige. Okay lang. Regalo to ni Good Son. Let's go. Let's go. Hey. Shoutout sa lahat ng mga nakikinig. Yeah. Heal. What's up, Cyberspace? Yeah. My name is Douglas Brown. What up? Dog Brown. Damn it, Jack. Hey. Heal. Ano ba? Hey. Yo, hey. Parang snow sa lamig kapag yung flow narinig. Mga babaeng kinilig, hayaan mo ko magdilig. Nilalamig, nanginginig para nag Molly at Coke. Merong OG sa likod, laging kasama ko ay dope. Kasing dami ng gusto mangyari yung ilalagay ko sa bulsa. Nauna na yung boses bago pa ako magpunta. Kapag si Hill nasa zone, danaw lakad na parang drone. Pakiramdam ko ngayon para nakaupo sa throne. Dami kong gustong sabihin kaso nawala ng phone. Sana wala, dobleng balik. Tingnan mo ako mag-glow, parang neon na lights. Di mahanap yung hanap na heights. Hanap ako ng gigatibok mo ako no flight, smooth lang na vibe, parang 4 a.m. drive. Bibigyan kita ng trip at ako yung mag-guide. Pag uwi mo sa inyo, merong bagong ikaw. Yung dobleng ikaw, yung uhaw na ikaw. Ay, ako ay flame boy. Ay, king mula sa slave boy. Yeah, sharp shooter, ay, lagi lang sa brain. Tangin na, yo, iwas din sa may lame. Yeah, superior mga linya, yes, supreme. Buhay malang movie, dope na sinking. Daming pretty faces, yeah, lagyan ng cream. Gumigin ang ako parang between, ay, malala okay, kung ayaw mo sa akin, I like how you incorporate everything in I mean sobrang nga 16 feel ko in more than 16 bars, man. May hindi ako nasabi parang ano eh, parang di ba ako ay flame, king mula sa slave tapos sharpshooter man naka aim sa brain, parang ganun. Hindi ko nasabi yung sharpshooter naka-aim sa brain. Pero gets naman nila yung siguro pag napanood nila. I mean, hindi ko pa nag-iinit. I mean, sakto lang naman. Ang vibe kasi na to kwentuhan eh. Nagulat ka lang din na pinag-spit kita eh. Sobrang love ko yung hip-hop. I know. I can say that. Sulat. Rap. Feeling ko nga pagising mo pag habang nagkakape, nagpipreestyle ka na eh. Walang araw na hindi ako nakikinig ng kanta ko. Talaga. Tsaka ng mga na-record sa bahay. Yeah. Parang lagi. Yun na yung sanctuary mo, no? Mismo. Yun na yung na-imagine ko na sa pagtanda ko na. Mm-hmm. Wala nang iba na office, yeah. Operations manager, or maging accountant ka. Hindi ko na music na talaga. Music. Siguro ano, yung mga business side ko, sa sarili ko na yun, pero gusto ko makita ng tao na sa music. Talaga. Art. Wow. Mm.
Guys, kung gusto niyo yung freestyle ni L, that's not that's a very impromptu performance. Pakinggan niyo yung mga freestyle niya sa SoundCloud. Yeah, 20 minutes. 20 minutes. Yeah. Grabe, ang haba na rin ng usapan. Kapatid, maraming salamat sa iyo. Pero magsha-shoutout muna tayo, ha. Shoutout sa lahat. Guys, meron akong segment dito sa podcast. Sina-shoutout ko dito sa last part ng video. Sir. Or ng content or ng episode. Lahat na nagpa-shoutout last episode. Mm. So, pinili namin, kinuha namin yung mga nag-comment na nagpapa-shoutout last time. Toxin, apabot nga ng phone. Ang kailangan nyo lang gawin is comment nyo yung name nyo. Comment? Comment nyo yung comment nyo yung name nyo. Also, comment nyo yung name, location, and then comment nyo yung name nyo, location, hashtag DogBrockTV, hashtag DogBrockRadio. DogBrockTV. Oo, kasi doon namin iti-check, yung mga nag-comment. So, alam nyo na, name, location, hashtag DogBrockTV, hashtag DogBrockRadio. Shoutouts na natin, Total. Hati yes. tayo. Alright, shoutouts kay RD Pamintuan mula Etivac. Shoutouts din kay Marvin Bayona ng Bacolod City. What up? Sabi niya, crew North, Northside Gallery. Yeah. Northside Gallery. Jefferson Parenio ng Calzada Tipas, Taguig. Shoutouts din kay James Sanga ng Cebu City. Ayun, Cebu? Yeah. Martin Pangan and TNT Homies from 13 Martires, Cavite. Oy, shoutouts sa mga taga 13 Martires, Cavite. Joan Liberty ng Gatchalian, Las Piñas. John Lloyd Salonga, Reyes ng Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Shoutout. Kane Perez from Escopa Fort, Quezon City. Shoutouts din kay Miko Villanueva ng H. Guihing, Hangonoy, Davao del Sur. Mindanao na yun, G. Shoutouts din, shout out to Lucy Free, Mac Hazy, Ojna, Zinarf, Nael ng Portal Paradise of Antipolo City. Shoutouts din kay Ace Alabata ng Ormoc City, Leyte. Rian Velasco ng Panikitarlac, The Art of Dave Ill from Binangon ng Rizal, AP Flow ng Ragay, Camarines Sur. Mr. Newman ng Ordaneta City sa Pangasinan. Yung iba, isa shoutout sa tropa natin na si Illicit. Ay. Ito tol, wait lang. I-delete ko lang yung mga ano para hindi ka maligaw. Grabe. Alam mo, napapahinga tayo kahit saan. May mga Canada, may mga Hong Kong, may nakikinig sa US. Nakaka-proud, no? Tipong, saya ako kasi nakikitaan nila ng values yung ginagawa natin eh. Yun eh. I mean, yung mga messages nila araw-araw. Yung mga messages sa page ko, sa Instagram ko, na natutulungan ko sila maka-cope up sa pinagdadaanan sobrang nila. Or meron silang katanungan na sasagot ko. Man, ang saya ko dun. Ito pa ibang shoutouts. Yo, shoutout kay Ryan James Dogot ng General Santos City. Mindanao again. Kenji, repping 4104. Kawit Cavite. Kawit. Rupman, 4104. Yesha Desakula from Sursogon. Shoutout sa Rosagon. Layo OG. Carl Lester. Floor. Repping from QC. Makamaya, yes, kapit-bahay lang natin. Oo. Zyril Arellano, Las Piñas. Okay. Manuyo the second. Manuyo dos. Yeah. Manuyo dos. Manuyo the second. Manuyo two. Wala ko pangalan eh. Taga doon kasi ako. Doon ako lumaki. Las Piñas. Talaga, Las Piñas. DNZ Collective. Valenzuela City. Shoutout sa inyo. Gabriel, Alexis, Season, Taytay Rizal. Shoutout sa inyo. Pinsan ako sa Taytay Rizal. Jomari, Tabios, Makati City. Mm-hmm. Mactown. Mactown. Kaila drop. Wayan. Wayan. Yo, Collins, Paul, Montala, Davao City. Ano yun ito? Christian, Abued, Caluag, Quezon. Quezon Province. Yes. Yes, there's Desakula, Sorsogon City. CJ De Roas, Malabon City. Ay, taga dyan si Sparrow. Malabon. Angelo Luis Bumetivo, San Miguel, Bulacan. Alright. Shoutout sa lahat ng mga taga Bulacan. Christian Lusterio, Santa Rosa, Laguna. Laguna. Raquel Rabago, Imus, Cavite. North to South tayo, no? Kahit saan. JD Animo, San Pablo City. Hey, shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa lahat. Sa kung gusto niyo ng shoutouts, guys, ang kailangan niyo lang gawin, comment niyo lang yung name niyo, location niyo, name and location, tapos hashtag DogBrockTV, hashtag DogBrockRadio. Huwag dito sa live chat. Sa comment mismo ng video na to,
next episode kayo yung masha-shoutouts. And yeah, Il, promote mo mga social media mo, saan kanila makikita? Search nyo lang sa SoundCloud, Illicit MMXV. Illicit MMXV. Tapos sa YouTube, Illicit 727 click. Alright. Pero search nyo lang Illicit 727, may lalabas na doon. Ilalabas na doon. Oh, tapos sa page ko, sa Facebook, ganun din, Illicit MMXV. Pero usually pag Illicit, lalabas na yun eh. Oo. Tapos, Instagram. Wala pa ako. Oh, Instagram ko medyo private kasi yun. Pero sige, Ralph Oms Ford. Ralph Oms Ford. Yun. Yeah. Tapos, Spotify mo, palabas na soon. Oh, palabas na soon. May bang mixtape pala akong ilalabas. Abangan nyo yun. Ilang kanta? Pito. Pitong kanta mixtape. Tsaka maraming collabs, tsaka singles. Yeah. Yun. Exciting. Exciting. Music video, may tinatrabaho na kami music video. Title nun, BB. BB. Bad bitch. Bad bitch. Oh, yeah. Sobrang, tol, salamat sa oras mo. Salamat ko, dog. Na-appreciate ko. Nandito yung kapatid ko. Appreciated. That's love, man. Supportahan niyo to. He is a real artist. Talagang galing sa rugs. Dami pang lalakbayin, no? Dami pang lalakbayin. At babalik ka dito, ha? Babalik ka dito. Word. Sobra. Tsaka mas marami. Events ko, ha? Oh. Dudong ka dapat, ha? Alright, guys, maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumama dyan sa live chat, sa mga nanonood nito, sa lahat ng umaantabay every Sunday, Sunday Pwede habit. Pwede bang mag-shoutout ako? Oh, tol, shoutouts mo, shoutouts shoutout mo. Shoutout nga pala kay Calix, yung engineer. Shoutout si Calix. Tsaka Young Riel, napakalupit na producer yan. Oh. Lahat ng singles ko. Napangalan? Young Riel. Young Riel. Hindi nyo pa siya siguro napaparinggan sa ngayon, pero... Abangan nyo. Oh, puputo kayo. Sinoidi, Psych, yun, Young Riel, mga producer na makikita nyo na lang. Abangan nyo yung mga yun. Shoutout sa inyo, guys. I hope to work with you soon. Yun. Dead End Barbers, Jim Dakanay. May shop si Kuya Jim. Oh, Dead End studio. Barbers, shop and studio. Oh, barbers, pagupit kayo dyan. Saan nga spot niya, Fairview? Sa, hindi, dyan lang sa, ano, sa Balumba to. Bliss. Ah, Bliss. Bliss. QC. Oo. Alright. Sa Bliss QC. Yun, guys, Sunday Habit, maraming salamat. Every 8 p.m., every Sunday, Dog Brook Radio, may podcast episode. Sir. Mapapakinggan nyo rin to sa Spotify, Anchor FM, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Of course, masistream nyo dito sa YouTube. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel ko. I-click nyo yung bell button para ma-notify kayo sa lahat ng palabas na content. At i-comment nyo sa baba kung sino yung gusto nyo makasama natin sa podcast. Tapos, every Wednesdays and Saturdays, meron akong review ng local merchandise, tawag doon Merch Library, 8 p.m. din. Panoorin nyo yun. Hinaangat natin, pinopromote natin yung local na eksena, yung local artists, at yung mga local products, merchandise, syempre. Yeah, kita-kits tayo ulit sa Sunday. Maraming salamat sa inyo. Sobrang dami kong ginawa ngayong araw at marami pa akong gagawin pagtapos nito. Pero, ginagawa ko to para sa inyong lahat. Ginagawa ko to. Pagmamahal at kapayapaan sa lahat. Yeah. Ginagawa ko to kasi... Mahal tayo ni Kuya Dog. Mahal ko kayo. I mean, I can just do this via phone call. Pero I choose to. Contented. Yes. Para rin sa lahat. Para makilala ka rin ng mga hindi pa nakakilala. No, tsaka kailangan nila to. I mean, sa Pilipinas, kailangan natin encouragement eh. Totoo. Maraming talents na da-doubt sila. Tapos yung doubt nila, hindi na na... wala nagsasabi na kaya mo yan. Ginagawa na nga namin eh. Totoo din. So malaking bagay itong ginagawa ni Kuya Dog. Salamat sa platform na to. Salamat sa lahat na ikinig. Marami pa. Oh, kasi sobrang importante din nila talaga eh. Oh, din. So, mahal ko kayo lahat. Cyber Gang. Sir. Meron ako Facebook group. Dog Brock TV Community Cyber Gang. Sali kayo doon. Meron akong Twitter, Instagram, tsaka TikTok. Dog Brock _. Tapos meron akong Facebook page, Dog Brock TV. And then Instagram. Ay, nasabi ko na. So yun, kita-kita sa'yo lahat. Sim Twitter, IllCity6. Twitter ko, Dogbrok _. Magka-tweet kami lagi ni Illicit. Kita-kita sa'yo soon, guys. This has been Dogbrok. I'm with Illicit. And this is Dogbrok Radio. Yes, sir. Thank you, brother. Thanks, good dog. Sobrang solid. Let's go. Oh, yun, saya. What up? Cyberspace IL727 click. And you're watching. You're watching. And you're watching. You are watching. And you're watching. And you're watching. You're watching. You're watching. And you are watching. You're watching. And you're watching. And you're watching. You're watching Dogbrok TV. Subscribe.